Makalipas ang halos kalahating araw, tumigil si Dustin sa pagsulong. Parang walang hangin sa paligid niya at napakainit. Ang lugar sa harap ay ang lupang nakakapaso. Sabi niya sa sarili. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang mas uminit ang temperatura sa hangin. Nang tumingin siya sa unahan, nakita niyang walang tao ang nasa unahan niya. Isa itong kaparangan na walang tumutubong puno at hubad na paligid. Ang lupa ay tigang at natuyo sa sobrang init. Kahit sa malayo, nakikita ni Dustin na ang lugar ay puno ng walang katapusang apoy. Pinalot ng apoy ang lupa. At ramdam niya ang nakakapasong init mula sa kinatatayuan niya. Ang lugar ay may napakataas na temperatura kaya pinalabo nito ang paningin ni Dustin. Ito ay isang mundo ng apoy. Napansin ni Dustin na maraming magsasaka ang nakikibahagi sa paglilinang. Naka-cross-legged sila sa lugar ng dagat ng apoy. O nagsasanay ng iba't ibang lihim na kasanayan upang masipsap ang walang katapusang gininto ang apoy na pumuno sa hangin. Tatulong ng kanyang spiritual sense. Alam ni Dustin na ang formula o martial arts skills na ginagawa ng mga cultivator na ito ay may kinalaman sa apoy. Sila ay naglilinang sa lugar na ito upang sumipsap ng enerhiya na may elemento ng apoy. Gayunpaman, ang mga magsasaka ay nasa gilid lamang ng mapaso na lupain. Walang nang ahas na pumasok sa inner area. Ang temperatura sa panloob na lugar ay napakataas at hindi mahuhulaan. Ito raw ay isang taxil na lugar. Puno ng mga nakatagong panganib. Ang Scorching Land ay isa sa mga kilalang ipinagbabawal na lugar sa Toon World. Sa isang segundo, pumasok si Dustin sa paligid ng lupain. Tinitigan ng mga magsasaka na nagsasaka sa lugar ang bagong dating. Tinuri nila si Dustin mula ulo hanggang paa. Hindi nagtagal, nawalan sila ng interes sa kanya at bumalik sa kanilang paglilinang. Kung tutuusin, hindi nakakagulat na makakita ng estranghero sa lugar na ito. Ang Scorching Land ay napakatanyag sa Toon World. Maraming mga magsasaka ang dumating sa mapaso na lupain. Hanggat nagsasanay sila ng ilang formula o kasanayan sa martial arts na may kaugnayan sa apoy. Narito sila upang sumipsap ng enerhiya na may elemento ng apoy. Hindi karaniwan para sa kanila na panoorin ang mga bagong dating na dumarating. Matapos makapasok sa hangganan, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na nalubog sa isang kapaligiran na may mataas na temperatura. Pinalibutan siya ng mga heatwave mula sa lahat ng direksyon. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging pulang kayumanggi dahil sa walang katapusang init. Ang mga bitek ay lumitaw sa lupa, na hindi napigilan ang mataas na temperatura na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Malaki at maliit ang mga bitek. Ang mga malalaki ay kasing lapad ng isang lambak at lumikha ng mga guwang sa lupa na parang walang katapusang bangin. Walang damo o anumang uri ng damo ang makakaligtas sa init. Maraming higanting bato at burol ang hamarang sa paningin ni Dustin. Boom! Walang katapusang umiikot ang init sa paligid ni Dustin. Kakabutihang palad. Ang mga alo ng init ay hindi nakapinsala o nakakaapekto sa kanya. Sa halip, ang init ay tila nagre-refresh sa kanyang lakas at nagpasiklab sa kanyang kapangyarihan. Ito ay dahil ang mainit na alon ay parang aura ng Golden Sun Scripture. Para sa iba pang mga magsasaka, ang kakilakilabot na mga alon ng init at ang mataas na temperatura sa lupain ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip at higit pa sa kanilang kakayanin. Si Dustin naman ay natural na pamilyar sa kanila at ninanamnam ang init ng ulo. Ito ay mainit at komportable. Ang aking naninigas na kalamnan ay lumuwag. At ako ay nakaramdam ng lakas. Bulalas ni Dustin sa mahinang boses. Alam niyang nasa tamang lugar siya. Alam din niya na kung linangin niya ang ganitong uri ng kapaligiran sa isang tiyak na panahon, siya ay makikinabang ng malaki. Sandali siyang nakatayo sa gilid at pinagmasdan ang sitwasyon sa loob. Walang sabi-sabi. Mabilis siyang sumugod sa inner area. Ang mga magsasaka na nagsasaka sa paligid ay nabigla. Hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi akalain ang kanilang nasaksihan. Ano? May death wish ba ang lalaking iyon? Galit ba siya?
Maging ang mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay kailangang maging lubhang maingat at maaaring mapahamak pa kapag pumasok sila sa inner area. Ang batang ito ay mukhang nasa premium stage pa lang ng Major Perfection Realm. How dare he broke into the inner area? Nabaliw ba siya sa sobrang init? Hindi napigilan ng mga magsasaka ang pag-uusap tungkol kay Dustin. Samantala, pumasok si Dustin sa inner area ng Scorching Land. Sa sandaling pumasok siya sa inner area, agad siyang napalibutan ng surge ng heat waves. Wow! Ang init kaya! Bulalas niya. Kahit na ang mga heatwave ay may parehong likas na katangian ng mahahalagang elemento ng enerhiya tulad ng Golden Sun Scripture. Ito ay hindi kapani-pani walang mainit pa rin. Ramdam ni Dustin ang init na nag-aapoy sa kanyang katawan mula sa loob palabas. Kaagad, inilabas niya ang kanyang vital energy at mas lumalim sa lupa sa kabila ng nakakapasong init na alon. Habang nababalot siya ng mga layer ng vital energy, humina ang epekto ng nakakatakot na heatwave sa kanya. Hindi na nag-aapoy ang init sa kanyang katawan at agad din itong napatay. Gayunpaman, habang lumalalim siya sa lupain at lumakad ng mas malayo, nagbago ang kulay ng apoy. Mula sa pula ay naging mapusyaw na asul. At muling tumaas ang temperatura sa matinding init. Kahit protektado siya ng vital energy shield, ramdam pa rin niya ang nagbabagang init sa kanyang katawan. Sumulong si Dustin. Gustong takasan ang tumitinding init. Matapos maglakad ng ilang milya pa, napansin niyang nagbago na naman ang kulay ng apoy. Sa pagkakataong ito, naging milky white ang light glow na kulay. Tinakpan nito ng puting ambon ang kanyang paligid at naging malabo ang kanyang paningin. Naramdaman din niya ang nakakapasong init na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga labi ay natuyo. At ang kanyang balat ay nagsimulang mag-init. Lalong tumitindi ang init sa bawat hakbang. Alam niyang iiho siya hanggang mamatay kung lilipat pa siya. Nang walang pumipigil sa kanya, gumawa si Dustin ng isa pang hakbang. At isa pang hakbang, mas malalim sa lupain ng ilang milya pa. Nagliliyab ang kanyang katawan habang ang init ng alon ay lalong umiinit bawat minuto. Alam niyang hindi na kaya ng katawan niya ang init. Ramdam na ramdam niya ang matinding kirot habang tumatagos ang init sa kanyang balat. Pakiramdam din niya ay magiging abo ang apoy sa bawat parte ng kanyang katawan kung magpapatuloy siya. Kailangan ko na bang sumuko ngayon? Tanong ni Dustin sa sarili at kumunat ang noo. Ang temperatura ng dagat ng apoy ay umabot na sa matinding limitasyon. At hindi na niya kinaya ang nagninangas na init. Kung sinubukan niyang pumasok muli, malamang ang kanyang katawan at kaluluwa ay masisira ng apoy. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya na nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ang Fire Stella sa kanyang elixir field ang naglalabas ng malakas na kalooban. Na nagudyok sa kanya na humakbang pasulong at magpatuloy. Kahit papaano, naramdaman niyang masaya rin ang kalooban ng Stella. Parang isang palaboy na tuluyang nakauwi pagkatapos ng maraming taong pag-alagala. Bukod dito, nadama niya ang isang malakas, masayang kalooban na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng lupain na umaalingaungaw sa kalooban ng Stella. Ituloy ko pa ba o hindi? Nag-alinlangan si Dustin. Noon lang, lalong lumakas ang masayang kalooban ng Stella. Halatang pinipilit nito si Dustin na mag-move on. Sige, itutuloy ko. Maraming beses nang nailigtas ng Fire Stella ang buhay ko. Hindi nito hihilingin sa akin na gumawa ng anumang bagay na makakasama sa akin. Sa wakas, huminga siya ng malalim at sumugod ng mas malalim sa lupa. Hindi nagtagal, ang malalakas na alon ng init tulad ng nasusunog na magma ay pumaligid sa Dustin sa lahat ng panig. Ang nakamamatay na apoy ay nagbanta na lalamunan siya at ubusin ang kanyang katawan. Sa mismong sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang dumadagendong na tunog sa hangin. Sa wakas, ang Fire Stella ay nag-react at nanginginig ng marahas. Mabilis itong lumabas sa kanyang elixir field at naanod sa itaas ng kanyang ulo. Agad na naramdaman ni Dustin na kahit papaano ay naging banayad ang mga nakakatakot na alon ng init na pumapalibot sa kanya. Ang kakilakilabot na temperatura ay naruroon pa rin. Ngunit ngayon ay maamo at hindi na nagdudulot sa kanya ng sakit.
Naging aliw ito at nagpapakalma sa kanyang balat. Naging kaaya-aya ang kapaligiran at ang mga alon ng init ay parang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Bigla, wala nang banta ng panganib. Ngayon, ligtas na ako, gaman ang pakiramdam ni Dustin. Dahil sa lakas ng loob, sumulong siya at sumugod sa kailaliman ng lupa kasama ang fire stela na umaaligid sa kanyang ulo. Ano ito? Hindi pwede. May bumulaga kay Dustin. Isang kakaibang pulang-pula na mundo ang lumitaw sa kanyang harapan. Naglalakihang bundok. Umaagos na ilog na napapaligiran ng mga makukulay na bulaklak at matataas na damo ang bomb alot sa bukid sa kanyang harapan. Ang magiliw na mga hayop ay malayang tumakbo sa lupa habang ang mapang-akit na mga ibon ay umiikot sa kalangitan sa itaas niya. Ang mga nilalang sa tubig na may iba't ibang hugis at sukat ay malayang tumakbo sa ilog. Sa gitna ng kaakit-akit na paligid ay nakatayo ang isang napakagandang Crimson Palace Complex. Hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang mga mata. Lahat ng nasa paligid niya. Mula sa bundok pababa hanggang sa mapang-akit na paligid at mga nilalang. Lahat sila ay gawa sa apoy. Lahat ng iba pa sa mundong ito ay gawa sa iskarlata na apoy. Walang naging tunay. Gayunpaman, sa puntong iyon, tila ang lahat ng nasa salat na materyales at espasyo ay totoo. Ang mga isda sa ilog, mga ibon sa himpapawid, at lahat ng uri ng mga hayop na tumatakbo sa lupa ay tila mga totoong buhay na bagay. Humihinga at gumagawa ng mga tunog. Kahit na tumuntong si Dustin sa kamangha-manghang mundong ito, ang mga ibon at hayop na binubuo ng apoy ay nakatitig sa kanya gamit ang kanilang mga mata na puno ng espiritual na enerhiya. Tila ginulo ng kanyang presensya ang kanilang mapayapang buhay. Lahat sila ay tumigil saglit at galit na tumitig sa kanya. Ano? Biglang bulalas ni Dustin. Laking gulat niya nang makitang siyam na araw ang talagang sumikat sa mundong iyon. Bawat isa sa kanila ay nagbuga ng nakakakilabot na gintong liwanag na tiyak na nakakabulag. Ang siyam na araw ay nakahanay. Dahan-dahang sumisikat mula sa silangan at pagkatapos ay lumulubog sa kanluran. Paulit-ulit nitong ipinakita ang prosesong iyon. Na tila mga malalaking bola ng apoy na sumasayaw sa abot tanaw. Nang sabay-sabay na tumaas ang lahat sa gitna ng langit. Ang temperatura ng daigdig ng apoy ay umabot sa sukdulan nito. Nahulaan ni Dustin na kahit na ang isang mahusay na magsasaka sa Immortal Transforming Realm ay masusunog sa abo kung magpasya siyang pasukin ang apoy na mundo ngayon. Gayunpaman, sa kanyang kaso, ligtas siya sa ilalim ng proteksyon ng Fire Stella. Nine Suns, ungol ni Dustin habang nakatitig sa siyam na araw na mabagal na gumagalaw sa langit. Nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam kahit papaano. Ito ba? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa oras na ito, ang fire stela na lumilipad sa itaas ng kanyang ulo ay patungo sa isang palasyo sa di kalayuan. Sa isang iglap, narating nito ang palasyo, na siyang pinakamataas na punto sa lugar na iyon. Sa totoo lang, makakalabas-masok si Dustin sa mundong iyon nang hindi nasaktan dahil sa fire stela at proteksyon nito. Sino ang nakakaalam kung anong kakilakilabot na bagay ang makakaharap niya kung naiwan niya ang Fire Stella? Marahil sa susunod na sandali, siya ay mapapaligiran ng kakilakilabot na alon ng init at sa huli ay magiging abo. Kaya, nang sumugod ang Fire Stella sa palasyo, nagulat si Dustin. Gamit ang kanyang bodily movement skill, mabilis siyang kumilos para sundan ito ng malapitan. At nagmamadaling pumasok sa palasyo. Samantala, sa loob ng malaki at maringgal na palasyo, isang napakalaking upuan ang itinayo. Ito ay gawa sa pulang apoy na nakatayo sa gitna ng palasyo. Nasa ibabaw nito ang isang malaking rebeltong bato na ang matingkad na imahe ay hindi ng isang tunay na tao. Tahimik na nakaupo ang estatwang bato na ito sa isang iskarlata na upuan. Mayroon itong pares ng mga mata na tumusok sa palasyo at nakatingin sa malayo. Baka sa mukha niya ang kalungkutan at depresyon. Parang sinusubukan niyang gunitain ang nakaraan parang nakakapanghina. Gayunpaman, sa sandaling sumugod ang Fire Stella sa palasyo. Ang bibig ng batong estatwa ay hindi inaasahang nabaluktot sa isang bahagyang ngiti. Parang ngiti ng pagkilala sa pagitan ng magkakaibigang matagal nang hindi nagkita. Bang!
Biglang lumiwanag ang fire stela na may maliwanag na gintong liwanag. Tulad ng isang nakasisilaw na araw. Tinugod nito ang rebel tong bato. Pinalibutan ito ng ilang bilog. At pagkatapos ay tahimik na lumutang sa itaas ng ulo ng rebel tong bato. Sa likod ng fire stela ay si Dustin. Na nakasaksi sa tila aktibong apoy na umiikot. Sir! Parehong nagulat at natuwa si Dustin habang nakatingin sa malaking rebel tong bato. Dalawang beses na niyang nakita ang mukha na ito. Ang unang pagkakataon ay bumalik sa Evil Valley. Na matatagpuan sa Cloud Empire sa East Mainland. Mayroong 5 sinaunang tao sa madilim na palasyo ng Evil Valley. At ang isa sa kanila ay ang parehong tao na kahawig ng rebel tong bato sa kanyang harapan. Ang pangalawang pagkakataon ay nasa malaking palasyo sa sinaunang lungsod sa labas ng Immortal End World. Mayroong 5 pinuno ng sinaunang lungsod. At ang isa sa kanila ay ang lubos na kahawig ng bato sa harap niya. Ngayon, lubos na nakatitiyak si Dustin na ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap niya ay ang Lord of Flaming Sun. Siya ang kilalang immortal na hari ng Immortal End World noong sinaunang panahon. Ang lalaking ito ang dating may-ari ng Golden Sun Scripture at ng Fire Stela. Hindi nakakagulat na lumitaw ang Fire Stela nang napakalapit sa kanya. Dumiretso si Dustin sa rebel tong bato at yumuko ng malalim. Ako si Dustin Lin. Isang karangalan na makilala ka. Ginoo, lubos akong nagpapasalamat na nakuha ko ang lahat ng mga kayamanan na naiwan mo. Napakahalaga at malaking tulong ito sa aking paglilinang. Hindi ko ito malilimutan. Ginoo, puno ng matinding paggalang sa lalaki ang boses ni Dustin. Ang Lord of Flaming Sun talaga ang pinakadakilang master para sa kanya. Ito ay lubos na kitang-kita sa paraan ng kanyang paggalang sa kanya pagyuko at formal na pagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Noon lang, natuklasan ni Dustin na nagsimulang lumiwanag ang malaking rebel tong bato sa kanyang harapan. Isang pagsabog ng malambot na gintong liwanag ang dumb alloy at bomb alot sa istruktura nito. Sa kanyang pagkamangha, ang hugis ng bato ay nagsimulang dahan-dahang lumipat. Ang linya ay naging banayad. At ang mga gilid ng rebulto ay nagsimulang makinis. Ang balat ng inukit na bato ay nagsimulang lumambot. Naging naked tab. Tulad ng balat ng isang tunay na tao. Isang pakiramdam ng laman at ang pagdaloy ng dugo ay maaaring madama. Pagkatapos, sa isang iglap, ang rebel tong bato ay naging isang aktwal na buhay na tao na may laman at dugo. Nabuhayan lang ang rebel tong bato na labis na ikinatuwa ni Dustin. Isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki, na mukhang marangal ang bumungad sa kanya. Ito talaga ang Lord of Flaming Sun. The Flaming Sun Stella, bulong ng Lord of Flaming Sun. Ang kanyang boses ay nagdadala ng walang katapusang pagbabago ng buhay at buntong hininga. Tila tuwang-tuwa siya at gumaan ang pakiramdam ng makitang muli ang Fire Stella. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay. At dumapurito ang Fire Stella. Ang master at ang kayamanan ay matamang nakatingin sa isa't isa. Magkasama nilang ginuginita ang nakaraan at lahat ng alaala na kanilang pinagsamahan. Samantala, si Dustin naman ay tahimik na nakatingin sa kanila. Ayaw na maabala ang muling pagsasama ng matter na ito at ng kanyang tapat na kayamanan. Nanatili siyang nakatayo. Nakatingin sa dalawa ng medyo matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, inilipat ng Lord of Flaming Sun ang kanyang tingin kay Dustin. Noong una'y matalas ang kanyang mga mata. Ngunit kalaunan ay naging banayad. Well, ito ay ang Golden Sun Scripture. Bagamat hindi ka sapat na malakas, mayroon kang malaking potensyal sa iyo. Kahit na ang Fire Stella ay kinikilala ka, ituturing kitang alagad ko, sabi ng Lord of Flaming Sun. Salamat, aking Panginoon. Talagang isang karangalan na makilala ka. Walang pag-aalinlangan. Napaluhod si Dustin sa tuwa. Ang Lord of Flaming Sun ay nagwagayway ng kanyang kamay. At isang malaking puwersa ang sumuporta kay Dustin upang makatayo. Ano? Ang iyong kapangyarihan ay seliado na. Pinipigilan ng selyong ito ang iyong kaharian. Nagginagawang imposible para sa iyo na makapasok sa Heavenly Grotto Realm. Kung wala ito sa katawan mo, masasabi kong nakarating ka na sa Heavenly Grotto Realm ngayon. Anong nangyari? Sino ang naglagay ng selyo na ito sa katawan mo?
nang maramdaman ang Golden Sun Scripture sa katawan ni Dustin. Agad na tinukoy ng Lord of Flame ang Sun ang problema. Ang selyo sa loob ng katawan ni Dustin ay inihagis ni Kevin. Ang layunin niya ay sugpuin ang Vital Energy Realm ni Dustin upang ang huli ay hindi makalusot sa Heavenly Grotto Realm. Hanggang sa lumahok siya sa Protector Competition bago siya opisyal na makalusot sa nasabing realm. Isa sa mga paligsahan ay upang subukan ang bilang ng mga Heavenly Grotto na maaaring mabuo nang marating ng mga kalahok ang Heavenly Grotto Realm. Kung nakalusot si Dustin sa Heavenly Grotto Realm bago pa man, hindi siya maaaring sumali sa kompetisyon. Ipinaalam ni Kevin kay Dustin ang dahilan kung bakit niya ginawa ang pagtatago sa huling mahahalagang enerhiya. Totoong isinalaysay niya ito sa Lord of Flame ang Sun. Oh, I see. Ginawa yun ng lalaking yun. Kevin, para sa ikabubuti mo yata yun noon. Nakangiting tumango ang Lord of Flame ang Sun. Master, kilala mo ba si Master Kevin? Tanong ni Dustin. Protector Competition, bulong ng Lord of Flame ang Sun. Tila nawala sa sariling pag-iisip at hindi man lang narinig ang tanong ni Dustin. Tinisikap pa rin ng mga alien na kaaway na salakayin ang ating immortal end world. Bulalas ng Lord of Flame ang Sun. Ang stela na ito ay kasama ko sa loob ng maraming taon. Malubhang nasugatan ako sa laban ng iyon at nawala ang stela. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo akong ibalik ito. Matandang kaibigan iyon. Itinoon ng Lord of Flame ang Sun ang kanyang mga mata sa Fire Stela muli. Ang kanyang mata ay nanginginig sa luha habang inaalala ang mga araw na kasama niya ang Fire Stella. Pero parang hindi mo pa na-refine. Ito ay natural. Malayo pa ang mararating mo kung gusto mong lubos na makabisado ang Golden Sun Scripture. Nararamdaman ko na napakalakas pa rin ang iniwan kong markang espiritual na kahulugan. Hindi ka sapat para palitan ito ng sa iyo. Maaaring nakatulong ito sa iyo noon. Ngunit hindi ka pa rin ito kinikilala bilang Panginoon nito. Pero huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong tulungan ka. Sabi ng Lord of Flame ang Sun. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Isang malakas na espiritual na kahulugan ang bumalat sa ulo ni Dustin. Ang espiritual na kahulugan ay isinama sa soul sea ng Dustin. Kaagad, naramdaman ni Dustin ang mas malapit na koneksyon sa Fire Stella. Noong nakaraan, tila may mahiwagang agwat sa pagitan ni Dustin at ng Fire Stella. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Ngunit pinipigilan sila nitong makipag-usap sa isa't isa. Ngayon, ang hadlang ay nasira. Nararamdaman na niya ngayon ang isang relasyon. Isang matibay na ugnayan sa pagitan niya at ng Fire Stella. Ito ay isang banal na koneksyon sa pagitan ng isang master at isang magic treasure. Sa labis na kasiyahan, maaari na siyang makipag-usap at makontrol pa ang Fire Stella. Mula ngayon, ang Fire Stella ay kay Dustin. Salamat sa iyo, Master. Sabi ni Dustin na puno ng pasasalamat. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang walang kamatayang hari. Nangangahulugan ito na ang Fire Stella ay isang mahiwagang kayamanan ng immortal na hari. Ganap na alam ni Dustin ang kapangyarihan ng Fire Stella. Ilang beses na siyang pinrotektahan nito noon. At ngayon ay nabuo ang walang katapusang ugnayan sa pagitan niya at ng Fire Stella. Hanggat ang Fire Stella ay kasama ni Dustin. Nailigtas siya nito sa anumang mapanganib na sitwasyon. Ngayon ay makokontrol ko na ang magic treasure ng isang immortal na hari. Nakaramdam ng excitement si Dustin. Nangangahulugan ito na si Dustin ay may mas malakas na trump card. At ang kanyang komprehensibong combat effectiveness ay lubos na napabuti. Haha, dahil master ang tawag mo sa akin. Kunin mo na lang itong regalo ko para sa iyo. Technically, patay na ako. Wala na akong silbi. Matagal na akong pinagsilbihan ng Stella. Ngayon ay iiral na ito sa pagsilbihan ka. Tutulungan ka at protektahan ka sa panganib. Isipin mo ito bilang isang kaibigan. Prituhin mo itong mabuti dahil maaari itong mag-isip tulad natin. Nakangiting paliwanag ng Lord of Flame ang Sun. Itinaas niya ang kamay sa ere at inutusan ang Fire Stella na lumapit kay Dustin. Nanghina ang Fire Stella. Hindi nito matiis na iwan ang dating amo. Lumipat ito sa Lord of Flame ang Sun ng ilang beses bago ito lumipad sa itaas ng ulo ni Dustin. I will. Don't worry.
Master, sincere na sagot ni Dustin. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay konektado siya sa Fire Stella. At alam niyang hindi siya magkakaroon ng anumang problema. Malaya siyang nakipag-usap dito at nauutos ayon sa kanyang kalooban. Ham! Ang Lord of Flaming Sun ay tumango ng may kasiyahan. Dahil si Kevin ang naglagay ng selyo upang pigilan kang makapasok sa Heavenly Grotto Realm. Maaari kang manatili dito at i-compress ang iyong vital energy. Sabi ng Lord of Flaming Sun. Bago pa man makapag-react si Dustin. Iwinagayway na niya ang manggas. Labag sa kanyang kalooban. Itinapon si Dustin at napadpad sa damuhan sa labas ng palasyo. Ang mga damo at bulaklak sa damuhan ay pawang binubuo ng apoy. Boom! Pagkahulog pa lang ni Dustin sa damuhan. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang siyam na araw sa langit. Natigilan si Dustin at sinubukang iwasan sila. Huwag kang gumalaw. Hayaan ang siyam na araw na pumasok sa iyong katawan at pinuhin ang iyong vital energy sa kanila. Ang boses ng Lord of Flaming Sun ay umabot sa tenga ni Dustin. Natahimik si Dustin at naghintay sa susunod na mangyayari. Boom! Ang siyam na araw ay pumasok sa katawan ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang ulo. Biglang, isang napakalaking halaga ng mahahalagang enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan at nagpakawala ng isang malakas na dagendong. Napakalakas nito na halos masuffocate si Dustin. Ang vital energy na ito at ang vital energy ni Dustin ay magkaparehong uri. Nilikha niya ang enerhiya sa pamamagitan ng pagsasanay ng Golden Sun Scripture. Ngunit mas agresibo at makapangyarihan ang vital energy na kakapasok lang sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman ni Dustin ang paglawak ng kanyang buong katawan sa isang kamangha-manghang bilis. At ang kanyang mga meridian ng enerhiya ay lumalawak dahil sa isang kakilakilabot na puwersa. Ang bawat meridian ng enerhiya ay nakakakuha ng lakas at kapangyarihan sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ang siyam na araw ay tumakas mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanyang ulo sa isang walang katapusang ikot. Parang hindi na ito magtatapos. Ang siyam na araw ay nagpatuloy sa pagpino ng vital energy sa loob ng kanyang katawan. Unti-unti, naramdaman ni Dustin na ang vital energy sa loob niya ay lumapot at ang kalidad nito ay lubos na bumuti. Sa katotohanan, ang katawan ng isang magsasaka ay isang sisidlan para sa mahahalagang enerhiya. Ang katawan ni Dustin ay napakalakas. At habang ang kanyang mga meridian ng enerhiya ay lumalawak ng walang hanggan. Ang dami ng mahahalagang enerhiya na maaari nilang hawakan ay walang katapusang. Alam ni Dustin na marami siyang ani. Unti-unting lumipas ang oras. Sa loob ng palasyo. Pinapanood ng Lord of Flaming Sun ang pag-unlad ni Dustin na may pahiwatig ng pagpapahalaga. Alam niya noon na tamang bagay na ibigay kay Dustin ang Fire Stella. Ang binatang ito ay napakatalino sa lahat ng aspeto. Mabuti na lang at natututo siya sa aking pinakamahusay na kasanayan. Sabi ng Lord of Flaming Sun sa kanyang sarili. Isang malaking sakuna ang paparating sa atin. Umaasa ako na sa pamamagitan nito. Siya ay maging mas malakas at makaligtas sa anumang kahirapan. Sabi ng Lord of Flaming Sun na may buntong hininga. Nakipag-away siya sa mga alien na kaaway noon. At alam niya kung gaano sila kalakas. Sa sandaling salakayin nila ang Immortal End World. Hindi mabilang na buhay na nilalang sa ating mundo ang mawawala ng buhay. Sa ibang teritoryo, ang punong tanggapan ng Violet Moon Sect ay daan-daang libong milya ang layo mula sa Scorching Land. Ang punong tanggapan ay wasak. Mahigit 10 numero ang naanod sa ibabaw ng mga guho. Isa sa kanila ay isang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm. Siya si Grandmaster Pinelo. Ang iba ay nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki na nasa Heavenly Grotto Realm. Lahat sila ay mula sa Wang Clan ng Toon World. Ilang araw ang nakalipas, ang mga tao ng Wang Clan ay inatake ang Violet Moon Sect. At winasak ang lahat ng nakikita. Nahuli nila ang lahat ng miyembro maliban sa Supreme Grandmaster nito. Hindi nagtagal. Karamihan sa mga tao mula sa Wang Clan ay umalis sa punong tanggapan ng Violet Moon Sect kasama ang kanilang mga bihag. Ilang masters lang ng Heavenly Grotto Realm at ilang disipulo ang nanatili para harapin ang Supreme Grandmaster ng Violet Moon Sect.
Lahat sila ay pinatay. Ngunit ang kataas-taasang Grandmaster ay wala kahit saan. Dahil dito, nagpadala ang Wang Clan ng maraming malalakas na cultivator para imbestigahan kung sino ang pumatay sa kanilang mga tauhan at para hanapin ang nawawalang Supreme Grandmaster. Walang bunga ang kanilang pagsisikap. Sa wakas, si Grandmaster Canelo ay personal na nagpunta sa punong tanggapan ng Violet Moon Sect upang harapin ang sitwasyon mismo. Sa punong tanggapan ng Violet Moon Sect, si Grandmaster Canelo ay nasa Immortal Transforming Realm na umaaligid sa kalangitan. Ang kanyang malawak na espiritual na pakiramdam ay bumuhos tulad ng isang umaapaw na baha. Umalat sa iba't ibang direksyon at tumago sa bawat sulok at krani. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagawang mag-scan ng daan-daang libong milya sa paligid niya. Ham! Sa hitsura nito, halos 1,000 miyembro ng Wang Clan ang napatay dito. Napabuntong hininga si Canelo, na may nakakatakot na lamig sa kanyang mga mata. Sa Toon World, ang Wang Clan ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan at nakakatakot na angkan na umiral. Nagawa ng kanilang angkan na monopolyo ang karamihan sa Toon World dahil sa kanilang mga taon at taon ng pamumuno ng bakal. At ngayon, nakakagulat, ang Wang Clan ay maramihang pinaslang. Ang pag-iisip lamang ng gayong makapangyarihang gawa ay sadyang hindi maisip. Sa labas, ang mga tampok ng mukha ni Canelo ay mukhang kalmado at nakolekta. Ngunit sa loob-loob niya ay isang agos ng emosyon. Tumataas ang kagustuhan niyang pumatay sa bawat segundong lumilipis. Batas ng oras, muling lumitaw. Biglang napaungol si Canelo. Ang kanyang katawan ay pumuputok ng napakadilim na enerhiya. Patuloy siyang lumikha ng mga formula gamit ang kanyang mga kamay at inilagay ang mga ito sa espasyo sa paligid niya. Pagkaraan ng ilang segundo, ang oras sa loob ng espasyo na nakakulong ay bahagyang nabalisa. Tapos, may sumulpot na lalaki. Umiindayog. Kung ano ang hitsura nito. Ang figure ng lalaki ay napaka-unstable at marupok. Para bang ang figure ay madudurog sa libo-libong piraso anumang oras. Ito ay ang hitsura ng isang ordinaryong binata. Ang ginawa ni Canelo ay gumawa ng napakalakas na batas ng panahon. Maaari nitong ay reenact ang parehong eksenang nangyari sa parehong espasyo sa loob ng isang yugto ng panahon. Nang maaninag ang figure ng binata, tiningnang mabuti ni Canelo at ginamit ang kanyang espiritual na sentido para mas makita ang kanyang pangangatawan. Medyo pamilyar ang lalaking ito. Is it him? Sumingit si Canelo. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Puff! Ilang saglit pa, dumura siya ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay namutla. Mabigat din ang paghinga niya at mas lalong humina. Grandmaster Canelo, okay ka lang ba? Nagtataka, tinanong siya ng mga tao ng Wang Clan. Walang seryoso, ginamit ko lang ang batas ng oras ng pilit. Kaya nakatanggap ako ng ganting atake mula rito. Dahan-dahang umiling si Canelo. Ang batas ng panahon ay medyo mahirap at masalimuot gamitin. Habang lumilipas ang maraming oras, mas mahirap na muling ipakita ang mga eksena mula sa nakaraan. Sa kabila lamang sa pagkakaroon ng napakababaw na kaalaman tungkol sa batas ng panahon. Pilit pa rin itong ginamit ni Canelo upang alamin kung ano ang nangyari sa mga nalipol na miyembro ng kanilang angkan. Bilang kinahinatnan, dumanas siya ng matinding pinsala sa sandaling ginamit niya ito. It must be Dustin. Humph! I never expected na pupunta siya sa Toon World. How dare he kill the members of the Wang Clan? Tiyak na hinuhukay ng lalaking ito ang sarili niyang libingan. Habang nagsasalita si Canelo, nag-alab ang kanyang mga mata sa matinding puot. Sa sandaling iyon, sa malalim na lupain, sa mundo ng apoy, komportableng nakaupo si Dustin sa damuhan habang nakakross ang mga paa. Siyam na araw ang malakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Malayo pa ang lalakbayin niya. Gayunpaman, naramdaman ni Dustin na ang kalidad ng kanyang vital energy ay tumaas ng husto kumpara sa dati. Ang vital energy ni Dustin ay nasa premium na yugto pa rin ng Major Perfection Realm. Sa kabila nito, ang pressure na inilabas niya ay katumbas ng daan-daang libo. Kahit ng mga cultivator sa premium na yugto ng Major Perfection Realm. Sa mga tuntunin ng kalidad ng mahahalagang enerhiya,
Walang mga mandirigma sa premium na yugto ng major perfection realm sa Immortal End World ang maaaring tumugma sa Dustian. Pagkalipas ng 5 araw, ang pagpino ng siyam na araw sa kanyang katawan ay malapit ng magsara. Ang mga araw sa loob ng katawan ni Dustian ay sumugod sa kanyang ulo at bumalik sa kalangitan. Swoosh! Tumayo si Dustian at naramdaman ang kalidad ng kanyang vital energy. Namangha rin siya sa kanyang pag-unlad. Ang mapapino ang kanyang vital energy sa ganoong lawak ay isang bihirang tagumpay na makakamit sa mundo. Bumalik si Dustian sa kanyang palasyo. Bueno, kung papasok ka sa Heavenly Grotto Realm sa oras na ito, tiyak na makakatanggap ka ng ilang mga sorpresa. At tandaan, kapag ginawa mo iyon, dapat mong subukan ang iyong makakaya. Ang dami ng mga makalangit na grotto na magagawa mo ay maging direktang proporsyonal sa posibilidad na maabot mo ang Immortal Realm balang araw. Ipinaliwanag ng Lord of the Flaming Sun habang sinusuri niya ang vital energy ni Dustian. Okay, promise to take note of your teachings. Tumango si Dustian. Nagpa siya siyang manatili doon para sa isa pang araw. Sa mga oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay ginugol ang kanilang oras sa casual na pag-uusap. Tinabi sa kanya ni Dustian ang tungkol sa magandang babae na nakilala niya sa Fallen Immortal World. At napag-usapan din niya ang tungkol kay Jude na naka-cross path niya sa Triangle Zone. Mula sa mga kwentong sinabi niya, tila ang 2 taong binanggit ni Dustian ay matalik na kaibigan ng Lord of Flaming Sun. Habang patuloy silang nag-uusap, napansin ni Dustian na may haplos ng lamang sa mukha ang kanyang amo at nanlambot ang kanyang tingin nang banggitin niya ang mga dati niyang kaibigan. Lalo na, ang magandang babae na minsang nakilala ni Dustian. Naramdaman ni Dustian na may ibig sabihin ang biglaang pagiging malambing. Natitiyak niyang may espesyal na relasyon ang magandang babae at ang kanyang Panginoon. Nagpalitan pa nga ang 2 ng kwento tungkol sa isang epikong labanan noong sinaunang panahon ng lusubi ng dayuhang hukbo ang Immortal End World. Ang isa pang bahagi ng kanilang pag-uusap ay ang seryosong kasalukuyang sitwasyon ng Immortal End World. Tinabi sa kanya ni Dustian ang nalaman niya kamakailan. Ibinahagi din ng Lord of Flaming Sun ang nangyari sa kanya. Ang nakita ni Dustian sa harap niya ay isang avatar lamang. Isang sirang kaluluwa ng mga uri. Lumalabas na ng salakayin ng hukbo ng dayuhang rehiyon ng Immortal End World. Ang Lord of Flaming Sun ay nag-iwan ng bakas ng kanyang espiritual na kaluluwa upang bantayan ang lugar na ito. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang tunay na katawan ay lumaban sa mga dambuhala. Ngunit sa huli, namatay siya sa labanan. Napagtanto ni Dustian na ang 2 nakilala niya sa Cloud Empire at sa sinaunang lungsod ay bahagi rin ng Lord of the Flaming Sun. Napakahalaga ng 2 lugar na ito. Sa panahong iyon, kinilala siya bilang isa sa pinakamakapangyarihang immortal na hari sa Immortal End World. Gumawa siya ng 2 avatar para bantayan ang 2 lugar na ito ng sabay. Nang marinig ang bagong impormasyong ito, si Dustian ay parehong namangha at nagulat. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong immortal, ang mga immortal na hari ay higit na makapangyarihan. Ang mga avatar na ginawa nila ay nakakagulat din na makapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang araw ng pag-rehashing ng magagandang kwento, nagpaalam si Dustian sa Lord of Flaming Sun. Deep inside, gusto ni Dustian na manatili doon ng matagal. Pero mas alam niyang hindi nararapat na gawin iyon. Mayroon pa rin isang tonelada ng mga bagay na natitira para sa kanya upang gawin. Naglakad si Dustian patungo sa periphery ng Scorching Land. Doon, maraming mandirigma ang naglilinang. Tingnan mo, parang may lalabas. Umaambon ba ang paningin ko? Bigla na lang, ang isa sa mga magsasaka ay hindi sinasadyang tumingin sa kailaliman ng nakakapasong lupain at napasigaw. One third. Kaagad, tumingin din ang ibang mga mandirigma sa inner area ng sunog upang imbestigahan kung ano ang nangyari. Gaya ng inaasahan, sa gitnang bilog, isang figure ang dumadaan sa napakainit na dagat at nagmamadaling lumabas sa paligid. Yung lalaki ba ang pumasok sa inner area 5 or 6 days ago? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa mga mandirigma. I don't think so. That guy is only at the premium stage of major perfection realm. How could he survive there?
Halimaw ba siya? Tanong ng isa pang mandirigma. Hindi rin makapaniwala. Ang lahat ng mga mandirigma ay nabigla. Na nakatingin sa figure na lumitaw. Sa lalong madaling panahon, ang figure ay dumating sa paligid ng lupain. Siyempre, ang figure ay si Dustin. Siya nga, imposible ta. Nakilala ng maraming magsasaka ang binata sa harapan nila. Siya ay ang parehong tao na pumasok sa inner area tungkol sa isang linggo na ang nakalipas. Hindi ka panipaniwala. Nagawa talaga nitong manatili sa loob ng inner ring ng apoy. Tumagal siya ng isang linggo doon. Pero imposible yun. Nasa major perfection realm lang ang cultivation base niya. Hindi niya dapat kaya. In theory, may kasama yata ang brat na tumulong sa kanya na makayanan ang apoy. Kung hindi, meron. Walang paraan na siya ay nanatiling buhay sa panloob na bahagi kasama ang kanyang cultivation base. 5 o 6 na araw ay isang malayong panaginip. Alam mo, narinig ko na ang inner circle ng Scorching Land ay lubhang mapanganib. Ngunit sa kabila ng mga panganib na iyon, naglalaman din ito ng napakalaking pagkakataon. Ang lalaking, ito ay nasa loob ng lugar na iyon sa huling 5 o 6 na araw. Siya ba? Ilang saglit, ang mga mandirigma ay nakatitig lang kay Dustin at patuloy na pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanya. Marami sa kanila ang nakatingin na sa kanya na may mapusok na mga mata. Ang mga magsasaka dito ay nagsasanay ng martial arts na may kaugnayan sa apoy. Gawa sa apoy ang buong lugar. Kung ang taong ito ay nakuha ang kanyang mga kamay sa ilang kapalaran sa panloob na lugar, malamang na ito ay may kinalaman sa apoy. Kung makukuha rin nila ang kayamanan, ito ay magiging napakalaking halaga para sa kanila. Basta, huwag kang gagalaw. May itatanong ako sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Kabay lapit ng iba pang cultivator kay Dustin na nakatingin sa kanya ng may malisyosong mga mata at sakam na intensyon. Tumalima si Dustin at huminto sa paggalaw. Pagkatapos, malamig niyang sinulyapan si Dustin. Ang, nasa katanghaliang gulang na lalaki na hamarang sa kanya. May nahanap ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsalita ang lalaki sa apurahang tono. Nasa premium stage na rin siya ng major perfection realm. Pero mas matako ang tono niya kaysa curious. Fuck off. Malamig na sagot ni Dustin. Halatang alam niya. Kung. Bakit. Pinigilan siya ng lalaki. Anak ng puta. Pumunta ka sa impyerno. Tinuntok niya si Dustin habang ang kanyang robe ay namamaga sa ilalim ng matinding presyon ng kanyang vital energy force. Palaki ng palaki ang kamao na itinaas niya para tamaan ang kanyang kalaban at hindi ito tumigil hanggang sa naging kamay ng higanti at kumikinang na may berdeng ilaw. Sa napakalaking kamao na iyon, ang hindi malinaw na mga anino ng ilang mga taloktok ay umaagos sa paligid. Dumadagendong at pumipiga sa langit at bumababa sa Dustin. Pero ngumisi lang si Dustin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at isang gininto ang kulay na liwanag ang bumungad. Na nakasisilaw na maliwanag at direktang napalitan ng isang malaking kamay na gawa sa purong vital energy. Gagamitin niya ang isang pag-atake na katulad ng sa kanyang kalaban. Ngunit ilang beses na mas malakas, inabot ng malaking kamao at binuhat ang lalaki. Pinatigil ang lahat ng kanyang pag-atake. Nang mga sandaling iyon ay namumula na ang mukha ng lalaki sa takot. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito, sa teoryang kapareho niya, ay magiging mas kakilakilabot kaysa sa isang demonyo. Sa sumunod na sandali, ang lalaki ay itinaas ng mataas sa himpapawid na parang isang sisiw. Gaya ng inaasahan, pinagsisisihan ng lalaki ang ideyang mas lalo niyang guluhin ang binata ngayon. Sabi ko lumabas ka na. Mahina akong sinabi ni Dustin ang katotohanan. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang napakalaking puwersa. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pinalipad sa malayo na parang isang canyon. Naglalakbay ng higit sa 10,000 metro sa loob ng isang segundo. Ang lalaki ay nahulog ng husto sa malayo at hindi nakikita ng mata. Takasuklam-suklam na kalidad ng vital energy ni Dustin. Hindi niya kailangan ng anumang martial arts skill para talunin ang kanyang kalaban kahit na sila ay nasa premium stage ng major perfection realm. Damn!
Bawat isang tao sa madla ay natakot sa kamatayan ngayon. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Dustin ang mga ito at mahina hong naglakad palabas ng Scorching Land. Tingnan mo ang ugali ng lalaki. Siya ay napakabata, ngunit napakalakas, at maaari kanyang patayin kapag nawala ang kanyang galit kaya pinakamahusay na panatilihin namin ang aming distansya. Manatili ka dito, tigaw ng kalapit na boses. Napatingin si Dustin sa direksyon ng boses. Ito ay isang matanda na nakaupo habang ang kanyang mga paa ay nakakross sa lupa hindi kalayuan sa Dustin. Ang lalaki ay mukhang mga 50 taong gulang at may payat na figure. Nakakross-legged siya at nakapikit sa lahat ng oras. Na parabang abala siya sa isang uri ng paglilinang. Pero ang totoo, palagi niyang pinapansin si Dustin. Ang cultivation method na kanyang ginagawa ay may fire attribute din. Kaya obviously, hindi niya papakawalan ang lalaki ng ganoon kadali. Tiningnan ni Dustin ang matanda at nalaman niyang nasa preliminary stage na siya ng Heavenly Grotto Realm. Siya ay dapat na isang tao na mahalaga o sikat dahil nang marinig ang kanyang mga salita. Ang lahat ng iba pang mga magsasaka ay tumigil sa pagsasalita. Ito ay totoo. Ang lalaki ay sikat. Tikat sa kanyang pagiging malupit at mapaghiganti. Halika nga dito binata. May itatanong ako sa'yo. Tawakas ay iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tinitigan si Dustin. Siya ay nagbibigay ng mga order sa isang condescending paraan. Ngayon lang niya nakita ang kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban. At medyo nagulat siya sa lakas ng lalaki. Gayunpaman, bilang isang cultivator sa Heavenly Grotto Realm, hindi niya akalain na ang binata ay magiging kaparehas niya. Talaga, ang mga salita ng matandang naka-gray ay nagpatawa kay Dustin. Hindi alam ng lalaki kung sino ang kinakaharap niya. Sino ka sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magtanong sa akin ng kahit ano? Mahina hong tugon ni Dustin. How dare you? Galit na umungol ang matanda. Bang! Isang marahas na vital energy force ang bumaha sa kanyang katawan at sumugod patungo kay Dustin. Sa isang iglap, isang malaking palad, na namuo dahil sa vital energy ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Dustin at hinampas siya ng malakas. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang master sa Heavenly Grotto Realm at isang cultivator ng Major Perfection Realm. Kakilakilabot ang lakas at kapangyarihan na ipinalabas ng una. Okay. Good. Ngayon tingnan natin kung gaano kalakas ang vital energy ko. Hindi nakaiwas si Dustin sa pag-atake. Nagpa siya siyang makipagsapalaran at tingnan kung ang kanyang vital energy ay sapat na malakas upang mapantayan ng isang cultivator sa Heavenly Grotto Realm. Ina-activate ang kanyang vital energy. Inihanda niya ang sarili. Ang kumikinang na mahahalagang enerhiya ay sumugod sa kanya tulad ng isang kumikinang na ilog. Pagkatapos ang kanyang vital energy ay naging isang higanteng gintong palad. Na lumipad patungo sa vital energy palm na nakasabit sa kanyang ulo. Boom! Marahas na nagsalpukan ang dalawang dambuhalang palad na nagbunga ng malakas na putok at ang buong espasyo ay yumanig ng malakas. Sandaling katahimikan lang ang namayani. Tila naubos ang lakas ng dalawang palad sa banggaan. Nagdilim ang mga ito at tuluyang nawala. Ano? Gulat na gulat ang matandang nakakulay abo at ang mga magsasaka sa paligid niya. Nakadilat na ngayon ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala. Ang isang batang brat sa Major Perfection Realm at isang cultivator sa Heavenly Grotto Realm ay nakipaglaban ng puro gamit ang vital energy force. Ngunit ang kanilang mga lakas ay pantay-pantay. Totoo na ang isang master sa Heavenly Grotto Realm ay mas mataas lang sa cultivation base kaysa isa sa Major Perfection Realm. Gayunpaman, dapat ay nagkaroon pa rin ng malaking agwat sa pagitan nila. Dahil ang mga nauna ay may maraming grotto sa kanilang mga katawan. Magkakaroon sila ng mas maraming lugar upang iimbak ang kanilang vital energy. Ngunit ang mga mandirigma sa o sa ibaba ng Major Perfection Realm ay mayroon lamang isang elixir field. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa husay sa pagitan ng dalawa. Karaniwan, ang Heavenly Grotto Realm Master ay dapat na napakalakas kumpara sa isang Major Perfection Realm. Gayunpaman, ang nangyari sa harap nila ngayon ay ganap na bumagsak sa pananaw ng mga mandirigma. Narito ang isang himala sa harap nila. Ha!
Titignan mo yan. Ang aking vital energy ay sapat na malakas para labanan ang isang cultivator sa paunang yugto ng Heavenly Grotto Realm. Si Dustin mismo ay medyo nagulat nang malaman niya ito. Kung tutuusin, isang himala para sa isang cultivator sa Major Perfection Realm na labanan ang isa sa Heavenly Grotto Realm. At lumabas sa tuktok, ang panalo ay malinaw na nagpadala ng mensahe na ang kalidad ng kanyang vital energy ay umabot sa isang kahanga-hangang antas. Ayaw nang makipagtalo pa ni Dustin sa matanda. Siya ay nagkaroon ng sapat na. Agad siyang sumugod patungo sa kanyang kalaban at isinaaktibo ang kanyang omnipotent bodily skill. Sa isang iglap, ang kanyang braso ay naging kasing kapal ng dragong baha. At kasing taas ng bundok. Ang buong espasyo ay nanginginig sa isang kakilakilabot na kapangyarihan ngayon. Ang naramdaman lang ng matanda ay ang hangin sa paligid niya ay kahanga-hangang naglaho ng bigla. Isang vacuum ang nalikha. Sa susunod na sandali, bang! Isang dambuhalang palad ang direktang tumama sa kanyang katawan at wala siyang nakitang pagkakataon para lumaban. Katulad ng natalo ng kalaban na si Dustin kanina, itinapon din ang matanda. Na parang bala at tumalsik sa lupa libo-libong metro ang layo. Ano? Oh Diyos ko! Hindi ito kapani-paniwala. Katahimikan ang bomb alert sa kanya ngayon. Kahit ang mga bulong ay sagrado. Karamihan sa mga mandirigma ay tahimik na umatras. Nanginginig sa takot. Sa isang hit, matagumpay na nagawa ni Dustin na talunin ang isang cultivator sa paunang yugto ng Heavenly Grotto Realm. Ngayon, alam na ng lahat na ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay kakilakilabot. At walang sino man ang sapat na matapang na magdulot ng anumang gulo. Mabilis na sinulyapan ni Dustin ang mga magsasaka sa paligid niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalubong ng mga nakababang tingin lamang. Ang mga magsasaka sa paligid niya ay masyadong natatakot na kahit na tumingin sa kanya. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Si Dustin ay nagpatuloy sa kanyang paglabas ng Scorching Land. Kung ang laban na ito ay magaganap ilang taon na ang nakalipas. Malamang na pinatay ni Dustin ang sinumang nag-udyok sa kanya ng ganito. Ngunit ngayon, ang mga kaaway mula sa mga banyagang rehiyon ay malapit ng salakayin ang Immortal End World. Sa ganitong problema at nalalapit na, ayaw ni Dustin na pumatay ng sinuman maliban kung talagang kinakailangan. Hanggang sa at maliban kung ang kanyang kalaban ay isang tao o isang bagay na tulad ng mga tao ng Wang Clan. Na gustong pumatay sa kanya. Hindi siya kikitil ng anumang buhay. Sa loob ng ilang sandali, si Dustin ay nagmamadaling lumabas ng Scorching Land. Ang kanyang pangunahing layunin sa likod ng pagpunta sa Toon World ay natupad at wala na siyang dahilan upang manatili. Pinalak ni Dustin na umalis ng diretso. Ang kanyang daan palabas ang sinaunang teleportation array ay matatagpuan sa ikalawang kontinente at kailangan muna niyang makarating doon. Magtatagal iyon na mas naging dahilan para magmadali siya. Ang nakapapasong lupa ay matatagpuan sa ikatlong kontinente. Ito ay hindi bababa sa 12 oras na paglalakbay. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumungo sa teleportation array. Gayunpaman, hindi pa man nangangalahati sa kanyang paglipad. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dustin at huminto siya. Patay na nakatingin sa unahan. Aba, ikaw pala, Dustin. How dare you come to the Toon World? Isang malamig na boses ang umabot sa tenga niya mula sa matandang nasa harapan niya na nakasuot ng kulay purple na damit. Dahan-dahang lumitaw ang lalaki sa kawalan sa harap ni Dustin at tinitigan siya nang may matinding layuning pumatay. Si Grandmaster Tenelo iyon. Bagamat binago ni Dustin ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa gamit ang aura disguising skill. Mararamdaman pa rin ng mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang kalaban kung magsisikap sila ng husto. Higit pa rito, nakahanda na si Grandmaster Tenelo para kay Dustin dahil nabalitaan niyang nakapasok na ang lalaki sa Scorching Land. Kanina pa siya nagbabantay sa lugar. Naghihintay sa kanya. Oh, ikaw pala, matandang lalaki. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Ang Toon World ay ang lugar kung saan nagmula ang Wang Clan. At talagang isang masamang pakikitungo para kay Dustin na makilala ang matandang ito dito. Tige Dustin,
Hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito kahit na may pakpak ka. Nakangising sabi ni Grandmaster Pinelo. Habang nagsasalita ang lalaki, nakita ni Dustin na unti-unti siyang napapalibutan ng mga pigire na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Karamihan sa kanila ay mga master sa Heavenly Grotto Realm. Oh, so you guys want to kill me? Gumisi si Dustin, tatabi ng demonyong avatar. Ang mga master na ito sa Heavenly Grotto Realm ay halos walang banta kay Dustin. Totoong hindi kayang patayin ni Dustin si Grandmaster Pinelo. Ngunit kasabay nito, hindi rin kayang patayin ng lalaki mismo si Dustin. Ang lakas ng demonyong avatar ay katumbas na ngayon ng isang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm. I have never seen such an arrogant young brat. You must be a dying breed. I am going to see how capable you are today. Biglang sabi sa kanya ng malamig na boses. Isang matandang lalaking nakaitim ang lumitaw sa tabi ni Grandmaster Pinelo. Masungit ang mukha niya at may nagbabantang hangin sa paligid. Isa rin siyang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm. Umunat ang noo ni Dustin at nag-concentrate sa matandang nakaitim. Ngayon, kaharap niya ang dalawang dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Kasama ang iba pang mga cultivator na nakapaligid sa kanya. Nakakabaliw ito. Haha! Para akong napakakamanghamanghang tao. Nagpadala ka ng dalawang dakilang master sa Immortal Transforming Realm para lang patayin ako. Gumisi si Dustin. Nakatitig kay Dustin ang dalawang master na nasa harapan niya na puno ng galit at mga mata na puno ng hinanakit. Sa totoo lang, pagtatawanan sana sila ng husto nang malaman ng iba na mag-aaway silang dalawa sa isang batang bata. Sa mga mata ng isang tao na wala sa konteksto, literal nilang binubuli ang mahihina at inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Ha! Dustin! Babantayin ko ang bibig ko kung ako sayo. You can't escape death this time. Malamig na sigaw ni Grandmaster Pinelo. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras at diretso na sa punto. Ilang beses na ring hinarap ng lalaki si Dustin. Alam niya na kahit na ang binata sa kanyang harapan ay nasa Major Perfection Realm lamang. Medyo mahirap pa rin siyang harapin. Sabay-sabay nating salakayin siya. Ang brat na ito ay may hawak na demonyong avatar at sa makatuwid. Kasing lakas ko, tinabi ni Grandmaster Pinelo sa matandang nakaitim. Dalawang cultivator sa Immortal Transforming Realm ay nagbabalak na atakihin ang isang binata ng magkasama. Ano ang dumating sa mundo? Kung sakaling kumalat ang balitang ito, magdudulot ito ng tamang sensasyon sa buong Immortal End World. Walang sino man ang maniniwala na ang dalawang ganoong makapangyarihang master ay mag-iisip na salakayin ang isang binata na nasa Major Perfection Realm lamang. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Bang! Habang inatake ni Grandmaster Pinelo si Dustin mula sa malayo, napalibutan siya ng ulap ng itim na fog. Isang madilim na anino ang lumipad mula sa kanyang palad. Mas maitim kaysa tinta, at mas masama kaysa sa demonyong aura. Malabo na nararamdaman ni Dustin ang matinding lamig sa loob nito. Pagkatapos ang anino na iyon ay naging maraming itim na sibat, na may ganoong momentum na maaari nilang punitin ang lahat ng espasyo. Ang mga sibat ay sumugod patungo sa Dustin, na naglalabas ng isang kaaila hilakbot na kapangyarihan ng batas. Yes! Sa ilalim ng tumataas at walang katapusang itim na ambon. Ang liwanag sa pagitan ng langit at lupa ay namatay. At ang temperatura ay bumaba ng husto. Nagdilim ang langit. At ang tubig sa hangin ay nagsimulang maging yelo. Alam ni Grandmaster Pinelo na ang pinakamakapangyarihang trick ng demonyong avatar ni Dustin ay ang pagsil sa espasyo. Sa makatuwid, nagpa siya siyang huwag atakihin si Dustin mula sa malapitan. Ano? Nagulat si Dustin. Dalawang beses na niyang nakalaban si Grandmaster Pinelo. Sa huling pagkakataon, gumamit si Grandmaster Pinelo ng medyo panlalaki at purong formula. Tulad ng karamihan sa mga pamamaraan ng cultivation na ginagawa ng mga miyembro ng Wang Clan. Isa ito sa pinakamahalagang pamamaraan ng cultivation na ginagawa sa Immortal End World. Walang ganoong kakaiba tungkol doon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang ginagawa ay tila nakakatakot at nakakatakot.
Nararamdaman ni Dustin na ito ay halos kapareho sa mga pamamaraan ng paglilinang na ginagawa ng mga alien na masasamang nilalang. Sige, magtulungan tayo at patayin siya. Ang matandang nakaitim na nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Medyo nakakahiya para sa dalawang dakilang amo na isipin na kailangan nilang magtulungan para salakayin ang binatang ito. Gayunpaman, nangako siya kay Grandmaster Pinelo na tutulungan niya siya kanina dahil malaki rin ang naitulong ng lalaki sa kanya. Bang! Iniunat niya ang kanyang kamay. At isang mahabang talam ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang talam ay tumama patungo kay Dustin sa pamamagitan ng hangin at halos agad na naabot sa kanya. Ang mahabang saber na ito, iskarlata na parang ruby, at maliwanag na gaya ng buwan, ay kristal at kasingpula ng dugo. Siyam na dragon na may dugo ang nakapulupot dito sa parang buhay na paraan. Gayun din, ang kanilang mga ulo ay natipon sa harap upang mabuo ang harap dulo ng matalim na pulang talam. Siya swang kanyang sable sa Dustin sa isang kakaibang paraan. Para bang ang siyam na dragon ay nagdere ng pulang kinang. At ang punto ng sable ay kumikinang na mas malinaw kaysa sa isang parol. Kahit sinong ordinaryong magsasaka na makakita ng sable ay nanginginig sa takot ngayon. Sumaksak ito sa hangin ng 12-12 milya at lumitaw sa harap ni Dustin sa isang iglap. Habang nag-aaway ang dalawang cultivator sa Immortal Transforming Realm. Ang walang katapusang kapangyarihan ng batas ay bumulwak patungo kay Dustin. Nag-effort sila dahil gusto nilang makulong ang katawan ni Dustin. Pakiramdam ni Dustin ay parang tinataboy siya ng buong mundo. Hirap siyang gumalaw. Hindi minamaliit ni Dustin ang mga kalaban at biglang may naisip. Ang demonyong avatar ay lumitaw sa kanyang tabi at direktang inilapat ang World Sealing Tabud Magic. Ang mga rune ay lumipad sa lahat ng direksyon tulad ng mga itim na snowflake. Biglang-bigla, pagkatapos ng ilang pagsisikap ng demonyong avatar, ang mga itim na sibat at ang madugong saber ay nagsimulang bumagal. Ito ay sinabi na ang bawal na salamangka ay maaaring magsil ng anumang bagay sa mundo kabilang ang anumang pag-atake na ginamit patungo dito. Wow! That is amazing! Ang lakas talaga ng demonic avatar niya. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng nakatatandang nakaitim ang malademonyong avatar ni Dustin na kumikilos. Hindi niya maiwasang ipikit ang mga mata sa malalim na pag-iisip. Nararamdaman niya kung gaano kalakas ang demonyong avatar. Inilabas ng demonyong avatar ang Diabolic Killing Needle at ginawa itong itim na patpat na bakal. Hinawakan nito ang patpat sa magkabilang kamay at ibinato ito sa kalaban na nadudurog sa anumang mga hadlang sa daan. Bang! 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 Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng pagsabog, ang mga itim na sibat ay sumabog sa buong kalangitan na parang mga paputok. Napilitang umatras ang pulang dugong saber. Anong magic treasure ito? Ang matandang nakaitim ay nagtaka muli sa pagkabigla sa kung gaano kalakas ang demonyong avatar. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi lamang ang demonyong avatar ang may malakas na lakas. Ngunit ang magic treasure na ginamit nito ay napakalakas din. Well, ang magic treasure na iyon ay isa rin sa mga armas na pinupuntirya natin. Malamig na sabi ni Grandmaster Pinelo. Ano ba? Iyan ba ang banal na kayamanan sa labas ng rehiyon na hinahanap natin? Paano niya ito nakuha? Nanginginig ang matandang nakaitim habang nakatitig sa itim na bakal sa kamay ng malademonyong avatar. Tama iyan. Tumango si Grandmaster Pinelo. Maliwanag na ang dalawang makapangyarihang dakilang master ng Immortal Transforming Realm ay parehong nagpakita ng malaking interes sa Diabolic Killing Needle. Pagkatapos ng lahat, sa Astral World, ginamit ni Dustin ang masamang karayom sa publiko at ang balita ay kumalat sa malayo at malawak sa Immortal End World. Siyempre, ang balita ay nakaakit ng maraming interes sa bagay. At ang ilan ay lihim na nagnanais na mapasaka nila ito. Nakipagpalitan ng tingin si Grandmaster Pinelo sa matanda. At pagkatapos ay bigla nilang inatake muli si Dustin. Sa pagkakataong ito, pareho silang handa at ginamit ang kanilang mga pag-atake sa espiritual na kahulugan. Bang! Nang mailabas na ang dalawang napakalakas na espiritual na kapangyarihan, dianig nila ang buong kalawakan. Na parabang nilamon ng tsunami ang buong kalawakan.
Ang espiritual na pakiramdam ng isang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm ay, siyempre, napakalakas at maaaring lumikha ng malaking kalituhan. Parehong natakot ang mga dakilang master ng Immortal Transforming Realm sa bawal na salamangka ng demonyong avatar. Kaya sa kabila ng pagiging makapangyarihan ay umatake pa rin sila mula sa malayo. Dalawang malakas na espiritual na pandama ang Dumb Alloy tulad ng dalawang kakilakilabot na ilog at sumugod sa kalangitan at sumugod kay Dustin. Napagtanto ni Dustin na siya ay dehado at naging mas maingat. Dahil ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay hindi sapat na malakas. Magiging mahirap para sa kanya na labanan ang dalawang cultivator sa Immortal Transforming Realm sa kanyang kasalukuyang antas ng espiritual na kahulugan. Ang demonyong avatar ay nakatayo sa harap ni Dustin upang protektahan siya habang ginagamit ang itim na pamalo ng bakal bilang isang kalasag. Kinilala ni Dustin ang kanyang mga limitasyon at kinailangan niyang umatras. Bang! Bang! Biglang sumulpot ang dalawang apoy na umaabot sa libo-libong talampakan ang taas. Kasing kapal sila ng bundok. Naglalabas ng malamig at uhaw sa dugo na aura. Sa sorpresa ni Dustin, ang dalawang puwersang espiritual na pandama na sumugod sa kanya ay naging material na mga bagay at maaari pang magsunog sa hangin. Ang espiritual na pakiramdam na inilabas ng matandang nakaitim ay naging isang dugong pulang dragon. Ang espiritual na kahulugan na inilabas ni Grandmaster Canelo ay naging isang malaking itim na dragon. Lumipad ang dalawang naglalakihang dragon patungo sa Dustin. Isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan. Nagtulungan sila na parang nauna na silang nag-strategize at napunta sa ulo ni Dustin. Ito ay isang eksena upang pagmasdan. Ang spiritual sense attack mula sa mga Grandmaster sa Immortal Transforming Realm ay lubhang nakakatakot. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Dustin ng isang cultivator na maaaring gawing isang sangkap ang kanyang espiritual na pakiramdam na maaaring makita at mahawakan. At kahit na may kakayahang maglunsad ng isang pag-atake. Boom! Mabilis na lumipad patungo sa dalawang dragon ang itim na baras na bakal sa kamay ng demonyong avatar. Gayunpaman, dahil ang dalawang dragon ay nabago sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Ang kanilang mga kapangyarihan ay medyo advanced at kaya ang pag-atake ng demonyong avatar ay walang gaanong epekto sa kanila. Boosh! Pagkatapos ay nagpa siya si Dustin na gumamit ng ibang paraan ng pag-atake. Kinokontrol niya ang espiritual na kahulugan sa kanyang elixir field. At inutusan ang spiritual pot na kumilos habang lumilipad ito palabas. Tinamaan ito ang isa sa mga dragon. Dagendong! Sa isang dagendong na nakakasira ng tainga. Iniunat ng dragon ang kuko nito. Ibinagsak ang espiritual na palayok na sinasadya ng espiritual na kahulugan. Pagkatapos ay tumakbo ang dragon patungo sa Dustin na may bagong determinasyon. Lumapit ito kay Dustin at pumasok mismo sa ulo niya. Noon lang, nagsimulang gumalaw ang espiritual na puno sa soul sea ng Dustin. Swish! 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 Ang mga piraso ng Esmeralda Berdeng dahon ay umiikot at lumilipad. Nagmamadaling lumabas mula sa dagat ng kaluluwa ni Dustin. Ang laki ng bawat dahon ay lalago kapag umalis ito sa soul sea ng Dustin. Kaagad na ito ay libre. Maaari itong maging malalaking berdeng dahon. Tapat na matalim upang hampasin ang malaking dragon. Ang mga mukha ng dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay lumubog bilang pagkilala sa kanilang nalalapit na pagkamatay. Minamaliit nila si Dustin at hindi nila inaasahan na mayroon siyang kakaibang espiritual na kahulugan. Siyempre, dahil ang espiritual na puno ay may malakas na kakayahan sa pagprotekta sa sarili. Ni isa sa kanila ay hindi nakadama ng pagkakaroon nito sa soul sea ng Dustin. Pinutol ng matandang nakaitim si Dustin gamit ang kanyang dagwang saber. Ang sable ay kumikinang na may iskarlata na madugong liwanag. Tinabayan ng pagbuhos ng pulang ilaw. Diretso itong pumunta kay Dustin. Ang espasyo ay agad na nahahati sa dalawang halves habang ang sable ay nag-zoom. Na nag-iiwan ng kaguluhan sa kanyang kalagayan. Bang! Pinalakas din ni Grandmaster Canelo ang pag-atake at binato ng isang malakas na sampal si Dustin. Ang kawalan ay gumuho. At isang kakaibang itim na ambon ang bomb alot sa buong lugar. Natigilan si Dustin.
Halos sigurado siya na ito ay isang diabolic cultivation method mula sa mga dayuhang masasamang nilalang. Habang ang dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm ay naglunsad ng magkakaugnay na pag-atake patungo sa Dustin. Ang buong espasyo ay naging masyadong maingay. Naramdaman ni Dustin ang panginginig ng kanyang katawan. Samantala, tinusubukan ng demonyong avatar na hawakan ang forte. At idinirekta ang Diabolic Killing Needle. Nang sumabog mula rito ang isang pagsabog ng isang malakas na agos ng masamang enerhiya. Ang masamang enerhiya ay naging isang itim na higanteng dragon. Na nagtaas ng ulo at umungal patungo sa langit. Boom! Ang demonyong avatar ay mahigpit na nakipaglaban sa dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kalangitan. At ang espasyo ay patuloy na nasa bingit ng pagbagsak. Isa-isang lumitaw ang malalaking maitim na butas na mukhang nakakatakot. Hindi mabilang na malalaking bundok ang lumipad sa hangin at sumabog sa mga piraso. Ang mga tao mula sa Wang Clan ay tumakbo na ng 100,000 milya ang layo mula sa mapaminsalang labanan. Upang makahanap ng ligtas na lugar upang panoorin ang labanan. Dahil sa kalidad ng vital energy ni Dustin at sa kanyang malakas na katawan. Ang mga pag-atake ay hindi nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Ilang sandali pa, napagtanto ni Dustin na ang demonyong avatar ay nasobrahan at dehado. Kahit na ang demonyong avatar ay kahanga-hanga at medyo malakas, ang mga dakilang master mula sa Immortal Transforming Realm ay inihanda ng maaga. Sa sandaling ilabas ng demonyong avatar ang World Sealing Tabud Magic, agad silang uurong upang manatiling malayo. Hanggat pinananatili nila ang isang ligtas na distansya. Ang mga epekto ng mahika ay natural na bababa at sa makatuwid ay hindi sila maaaring masil. Kasabay nito, kahit na ang demonyong avatar ay naglalaman ng malaking masamang enerhiya, ang mga aksyon nito ay hindi pa rin mature. Hindi ito nagsagawa ng maraming makapangyarihang masasamang pamamaraan ng paglilinang. Kaya sinira lang nito ang anumang gusto nito sa pinaka-primitive na galaw. Ang dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm. Gayunpaman, ay mayroong maraming lihim na kasanayan sa militar na kanilang nalinang sa mga nakaraang taon at patuloy na umaatake sa demonyong avatar. Parang pinigilan ang demonyong avatar. Haha, this time, hindi ka na mapoprotektahan ng demonyo mong avatar. Nakangising sabi ni Grandmaster Pinelo. Bukang mahirap pa rin para sa demonyong avatar na makipag-ugnayan sa dalawang cultivator sa Immortal Transforming Realm ng magkasabay. Naisip ni Dustin na naghahanda para umatras, kaya inilunsad ni Dustin ang kanyang bagong diskarte sa pag-atake. Boom! Itinaas ng malademonyong avatar ang baras na bakal at binasag sa hangin. Na napilitang umatras ang dalawang magsasaka. Pagkatapos ay nag-flashback ito kay Dustin. Agad na pinakawala ni Dustin ang spatial power at naghanda na dumaan sa magulong void gamit ang kanyang demonic avatar. Haha, Dustin. Matagal ko nang pinaghandaan yan. Trying to escape through space teleportation. No way. Tawa ng tawa si Grandmaster Pinelo. Nang marinig niya ang binanggit ni Grandmaster Pinelo, natigilan si Dustin. Nakaramdam siya ng paglubog sa balon ng kanyang tiyan. Nang malaman niya na ang espasyo kung saan siya naruroon ay nagyelo. Ang kanyang mga plano na mawala sa kawalan kasama ang demonyong avatar ay nabigo na ngayon. Ang paglalakbay sa kalawakan ay wala na sa tanong para kay Dustin. Ang espasyo ay naputol mula sa magulong kawalan. Tawa ng tawa si Grandmaster Pinelo. Dustin, inihintay kita sa lahat ng oras na ito. Kaya't handa akong mabuti. Kahit nataglay mo ang spatial power, hindi na magagawa ang paglalakbay sa kalawakan dahil ito ay natatakpan ng isang array. Pagmamalaki niyang declare, habang itinuturo niya ang espasyo sa kanyang harapan. Sunod-sunod na lumitaw ang maliliit na madilim na bandila sa kalapit na kawalan. Isang kakaibang aura ang maramdaman mula sa bawat bandila. Habang sila ay nagkatotoo, tilang lahat ay nabuo sa isang malaking hanay. Sa pamamagitan nito, maaaring maputol ang koneksyon sa pagitan ng real space at ng magulong kawalan. Bilang resulta, hindi magtatagumpay ang sino mang magtatangka na i-activate ang space teleportation. Tinelo,
Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang array mo. Kumento ng matandang nakasuot ng itim. Humph! Dustin! Go to hell! Tigaw ni Grandmaster Canelo. Muli, inatake ng dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm si Dustin. Ginamit ni Dustin ang kanyang malademonyong avatar upang sumugod sa kanila gamit ang bakal na nagpahinto sa kanyang dalawang umaatake sa kanilang mga landas. Kakanyang pagganti, sumiklab ang isa pang matinding labanan. Wala akong choice kundi umalis dito. Ang pag-iwan sa puwang na Celiado ng hanay ay ang tanging pagkakataon kong magtago sa magulong kawalan. Naisip ni Dustin, para maalis niya ang dalawang amo na umaatake sa kanya. Alam ni Dustin na kailangan niyang pumasok sa magulong kawalan. Kung hindi, susundan lang siya ng dalawang dakilang amo. Mahirap silang takasan, sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang demonyong avatar ay nakipaglaban sa mga dakilang master, habang ang mga master ay abalang-abala sa paghagupit sa avatar. Tinimula ni Dustin ang kanyang pag-urong. Patuloy sa kanilang paghahanap, ang dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm ay malapit na sumunod sa kanila. Napaatras din si Dustin. Humph! Gusto mong umalis? No way! Gumisi si Grandmaster Canelo. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga galaw ng kamay na lumikha ng isang vital energy formula. Habang ginagawa niya ito, isinama niya ang mga ito sa walang laman. Boom! Nagsimulang manginig ang langit sa sobrang gulo. Sa kalaunan, mas maraming itim na array flag ang nabuo sa malapit. Tuloy-tuloy silang gumalaw at nakabuo kaagad ng array na nakakulong sa buong espasyo. Kung may plano si Dustin na umalis, kailangan muna niyang harapin ang array. Pagkaraan ng ilang segundo, iwinagayway ng demonyong avatar ni Dustin ang bakal na patpat sa hanay. Nang tumama ito sa array, bahagyang nanginginig ito na hindi napinsala. Bukang napaka-solid ng array na ito. Imposibleng masira ito sa maikling panahon. Naisip ni Dustin, ang dalawang mahusay na master ng Immortal Transforming Realm ay nagpatuloy sa paglulunsad ng malalakas na pag-atake kay Dustin at sa kanyang demonyong avatar. Ang kapangyarihan ng batas na inilabas ng mga dakilang Panginoon ay patuloy na dumarating sa kanila. Ang demonyong avatar ni Dustin ay nakatiis sa kanilang mga pag-atake. Dahil sa sitwasyon nila, walang pagkakataon si Dustin na lumaban o masira ang array. Natawa si Grandmaster Canelo. Dustin, diba sabi ko sa'yo dito ka mamamatay ngayon? Panunuya niya. Oh, really? Don't sound too confident. Sagot naman ni Dustin. Mayroon pa siyang ilang mga trick sa ilalim ng kanyang mangas. Isang magic treasure na hindi pa niya natatawag. Ito ay ang Fire Stella. Nakipag-usap si Dustin sa Stella. Kapansin-pansing nagmamadali, lumabas ang Fire Stella mula sa kanyang elixir field. Katulad ng nakakasilaw na araw, nagbuga ito ng 10,000 nakakasilaw na liwanag habang nakasabit sa ulo ni Dustin. Nanginginig ito sa buong oras at nagbigay ng matinding init. Dahil dito, ang temperatura ng espasyo ay lubhang nagbago. Ginawa nitong umuusok na dagat ang buong lugar. Isang napakalaking halaga ng pagsugpo ng kapangyarihan ang pinakawala ng Fire Stella. Ito ang banal na magic treasure. Nagulat sa kanilang nakita, napasigaw si Grandmaster Canelo at ang kanyang kasama. Pareho silang nakatitig sa Fire Stella na nanlalaki ang mga mata. Itong aura, ito ba ang pinakamalakas na divine magic treasure na pino ng immortal na hari? 2/3 Hindi napigilan ng matanda na nakasuot ng itim na gulat nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng Fire Stella. Si Grandmaster Canelo, tulad ng kanyang kasamahan, ay naiwan din sa lubos na pagkabigla. Takaibutura ng kanyang puso. Naramdaman niya na ang lahat ng tinataglay ng binata na nauna sa kanya ay ang pinakamahalagang kalakal na naranasan niya. Gusto ko itong magic treasure. Ang mukha ng matandang nakaitim ay kumikinang sa katakawan. Karamihan sa mga tao ay hindi makalaban sa tukso ng banal na kayamanan ng Mahika. Kahit na ang mga dakilang master ng Immortal Transforming Realm ay maghahangad ng Fire Stella kapag ito ay iharap sa kanila. Halika, patayin muna natin siya, sabi ni Grandmaster Canelo. Itinoon ang lahat ng kanyang vital energy sa kanyang kamao. Gumawa siya ng isang hakbang.
Ang kamao ay nagbuga ng nakakasilaw na lilang liwanag at umindayog kay Dustin. Napadaan din ang matandang nakaitim na damit sa Dustin. Ikinaway niya ang kanyang kulay dugong saber sa kanya, na nagbigay ng malakas na liwanag at nagdulot ng malakas na hangin. Ginamit ng demonic avatar ni Dustin ang World Sealing Tabod Magic laban sa kanila, na lumikha ng hindi mabilang na mga demonyong rune sa itaas ng langit. Sabay-sabay na ginawa niya ang itim na patpat na bakal at inihagi sa mga dakilang master. Habang pinipigilan ng demonyong avatar ang mga pag-atake ng dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm. Ang kumikinang na Fire Stella sa itaas ng ulo ni Dustin, sa ilalim ng kanyang control, ay lumipad pasulong at tumama sa hanay. Boom! Naglabas ito ng napakalaking suppressing power para masira ang array. Pagkalipas ng ilang segundo, malakas na yumanig ang array. Gumagana siya. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang Fire Stella ay isang magic treasure na ginawa ng isang immortal na hari. Kaya natural, maaari nitong alisin ang karamihan sa mga banal na kayamanan ng Mahika. Mukhang hindi ganoon kahirap na basagin ang isang array na itinakda ng isang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm. Pag-iisip ni Dustin sa kanyang isip, sa ilalim ng kontrol ni Dustin, ipinagpatuloy ng Fire Stella ang pagbagsak ng array. Dahil dito, mas lalong nanginig ang array. Tigilan mo siya. Si Grandmaster Canelo at ang matanda ay sumugod patungo sa Dustin sa magkabilang panig. Sinusubukang lampasan ang malademonyong avatar. Gayunpaman, ang bilis ng demonyong avatar ni Dustin ay nakakahimok din. Walang paraan na papayag itong atakihin si Dustin. Sa kasong ito, gayunpaman, naunawaan ni Dustin na mas mabuti para sa kanya na pumasok sa kawalan sa lalong madaling panahon. Kaya naman, tinimulan niyang buhayin ang kanyang vital energy. Isang streak ng golden vital energy ang lumabas sa kanyang katawan at isinama sa Fire Stella. Dahil dito, ang Fire Stella ay nagpakawala ng mas malakas na enerhiya. Nanginginig ito at lumipad patungo sa hanay. Bang! Sa isang sweeping motion, ang lahat ng black array flag na humadlang sa kanila ay hinaypa ng sabay-sabay. Sa isang malakas na kalabog, nawala ang array. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Dustin ang kanyang vital energy para i-activate ang Fire Stella. Dati, ang Fire Stella ay kusang pinabagsak ang mga kalaban na may natitirang kapangyarihan sa loob nito. Napakaraming natutunan ni Dustin tungkol sa Fire Stella matapos itong matagumpay na pinuhin. Dati ay may natitirang enerhiya ang Lord of Flame ang Sun sa Fire Stella. Sa bawat oras na ipinakita nito ang kapangyarihan nito at pinoprotektahan ang Dustin. Nagkakahalaga ang Stella ng kaunting enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Dustin na matutunan kung paano ay activate ito gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Sa sandaling mabasag ang array, agad na lumipad si Dustin patungo sa malayo sa napakabilis na bilis. Ang Fire Stella ay nanatili sa kanyang ulo. Nagniningning ng maliwanag. Tinundan siya ng malademonyong avatar niya habang tinatakpan siya nito. Habang napagtanto nila ang nangyari, ang dalawang dakilang master na humabol kay Dustin ay labis na nadismaya na hindi nila napigil ang umungol. Mahusay silang mga master sa Immortal Transforming Realm. At nalampasan nila si Dustin. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanila na sila ay hindi nagtagumpay sa kanilang pagtugis upang mahuli ang isang batang magsasaka. Sa pagitan nilang dalawa, mas naagrabyado si Grandmaster Canelo. Upang mahuli si Dustin, ginawa niya ang array ng maaga. Sa totoo lang naisip niya na maaari nilang ibaba si Dustin sa pagkakataong ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya na-force si Dustin na magkaroon ng Divine Magic Treasure sa kanyang arsenal. Ito ay nagulat sa kanya na epektibong sumire sa kanilang mga plano. Pabulin mo siya. Huwag mong hayaang makatakas. Si Grandmaster Canelo ay sumigaw sa galit. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang mahigpit na pagsimangot. At ang kanyang mga mata ay nagpadala ng mga punyal patungo kay Dustin. Dahil doon, ang dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay sinundan ng malapitan si Dustin. Habang lumilipad si Dustin, lahat ng uri ng nakakatakot na lihim na kasanayan
Napakalakas na kapangyarihan ng batas. At parang tsunami ng mga pag-atake ng espiritual na pakiramdam ay tumama sa kanyang likuran. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay walang kabuluhan habang tinakpan ng demonyong avatar ang likuran ni Dustin at ipinatawag pa ang Diabolic Killing Needle. Sumabog ang masamang enerhiya sa paligid ng Dustin habang hinaharangan nito ang karamihan sa mga pag-atake para sa kanya. Gayunpaman, ang dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay nagpatuloy sa pag-atake. At ang demonyong avatar ay patuloy na gumamit ng bawal na mahika. Hindi nagtagal, ang mga makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay nagsimulang mataranta at mag-alinlangan. Ito ay dahil sa kaalaman na ang World Sealing Tabod Magic ay sapat na makapangyarihan para selyuhan maging ang mga makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Dumingon si Dustin sa likuran niya bago niya binilisan ang lakad at ginawa ang pinakamabilis na bilis na maaari niyang makuha. Kaya ilang sandali pa, medyo malayo na siya sa lugar kung saan sumiklab ang away. Sa wakas, magagamit ko na ang space teleportation. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang siya ay huminga ng mahabang buntong hininga pagkatapos tumakbo ng daan-daang libong milya ang layo mula sa mga masters. Bukod dito, alam niya na ang pagtakas ay ang pinakamatalinong aksyon na gagawin sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Natitiyak niya na bagamat wala na siya sa panganib sa ngayon, hindi dapat maliitin ang mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Matagal na silang nagtanim. Mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga tao maging si Dustin mismo. Tiyak, nakabisado na nila ang hindi mabilang na uri ng mga lihim na kasanayan at pamamaraan na maliit na minorya lamang ang nakakaalam at natutunan. Kahit na nakalaban na ni Dustin ang dalawang dakilang master na ito sa Immortal Transforming Realm. Hindi tulad ng karamihan sa kanyang mga kalaban na maaari niyang hulaan ang susunod nilang galaw. Hindi pa rin niya maisip kung anong mga trick at kasanayan ang susunod nilang gagamitin. Dahil dito, pinili ni Dustin na umalis sa lugar sa lalong madaling panahon upang iligtas ang sarili sa mas maraming problema at panganib. Mas bumilis si Dustin nang mapansin niya ang kanyang sarili na bumagal bago siya at ang kanyang demonyong avatar ay sumugod sa magulong kawalan ng walang pag-aalinlangan. Ang dalawang makapangyarihang dakilang amo ay agad na naalarma at lalo pang lumaban at ginawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Dustin na dumaan sa kalawakan. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay hinarang ng demonyong avatar at ng Fire Stella. Sa pamamagitan nito, matagumpay na nag-teleport si Dustin sa kalawakan ng walang anumang gasgas. Dahil sa cultivation base ni Dustin sa spatial power, wala siyang problema sa pananatili sa magulong void sa loob ng ilang oras. Ang paglilinang ng spatial na kapangyarihan ay napabuti kasabay ng paglago ng vital energy at espiritual na lakas ng pakiramdam. Sa makatuwid, ang susi sa paggamit ng spatial na kapangyarihan ay walang iba kundi ang magkasanib na puwersa ng mahahalagang enerhiya at espiritual na kahulugan. Pagkatapos ng 4 na oras na paglalagalag, nagpakita si Dustin sa ibang lugar. Huminto siya saglit doon at napagtanto na ito ay isang hindi kilalang lugar. Kaya muli siyang dumaan sa magulong kawalan. Samantala, habang gumagala at nakatakas si Dustin, ang dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay naglabas ng kanilang espiritual na pakiramdam nang mawala sa paningin nila si Dustin. Ang kanilang kaisipan ay nalinang ng sapat upang mabigyan sila ng malawak na saklaw. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga bakas ni Dustin at dali-daling sinundan ang direksyon. Kahit na malayo na siya at wala na siya sa paningin ng dalawang dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Sigurado si Dustin na tumatakbo pa rin siya. At hinahabol pa rin siya ng mga ito. Sa pag-iisip na iyon, nagtungo siya sa ikalawang kontinente. Lumipas ang ilang araw. At sa wakas ay narating ni Dustin ang ikalawang kontinente. Na malapit sa nakatagong cross-border teleportation array. Tinuri at ginalugad ni Dustin ang paligid ng teleportation array sa malapit sa loob ng ilang araw. Nang maramdaman niyang hindi siya hinahanap ng dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm sa direksyong ito.
Agad siyang lumipat sa underground na palasyo sa tuktok mismo ng lokasyon ng teleportation array. Na isinaaktibo ito sa lalong madaling panahon. Nasiyahan. Umalis siya sa Toon World. Sa sandaling nakalabas na siya sa Toon World. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-iisip na iiwas ang kanyang mga landa sa paghabol sa dalawang dakilang master sa Immortal Transforming Realm. Tumigil siya saglit at nag-isip ng susunod niyang gagawin. Hindi nagtagal. Nagpasya siyang bumalik muna sa Divine Continent. Naisip niya si Elder Sharp at ang dalawang iba pa na nagsasanay at nagsisikap na makapasok sa Immortal Transforming Realm sa sinaunang lungsod na iyon. Kung sapat na silang matagumpay na maabot ang Immortal Transforming Realm, maaari silang malayang lumipad sa buong mundo sa loob ng Immortal End World. Gayunpaman, kung nabigo sila, sasabihin sa kanila ng sundalong iyon kung paano babalik. Kaya naman naisipan ni Dustin na bumalik sa Divine Continent sa halip na tingnan ang mga matatanda. Samantala, pabalik sa Toon World. Ang dalawang makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay tumingin sa paligid para sa Dustin at walang nakitang baka sa kanya. Nawala lang ba sa harap natin ang lalaking iyon? Paano siya? Hindi napigilan ni Grandmaster Pinelo at ng matanda na umungol sa kanilang pagkadismaya. Ang batang iyon, mukhang kaya niyang tumawid sa iba't ibang mundo. Kakaiba. Nag-iisip na sabi ni Grandmaster Pinelo pagkatapos niyang kumalma at kumalma ang sarili. Tama ka, tapang kalahatan. Alam nating lahat na ang mga nakarating lang sa Immortal Transforming Realm ang maaaring magkaroon ng kakayahang tumawid sa iba't ibang mundo sa Immortal End World. Kaya, paanong nagawa ng batang iyon? Naguguluhang tanong ng matandang nakaitim. Dahil ba sa demonic avatar niya? Hindi ba? Dagdag niya sabay kamot sa ulo. Tiyak na hindi. Tandaan na ang pinakamahalagang bagay kapag tumitawid sa iba't ibang mundo ay ang paggamit ng kapangyarihan ng batas. Bagamat aminin natin na talagang makapangyarihan ang kanyang demonyong avatar, wala pa ring paraan para maunawaan at magamit niya ang kapangyarihan ng batas ng walang isa pang malayang kamalayan. Walang alinlangan na halos imposible para sa batang iyon na tumawid sa mga mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang cultivation base ng kapangyarihan ng batas. Tugot ni Grandmaster Pinelo na may tahimik na buntong hininga. Mabagal na tumango ang matanda at sinabing, "Well, tama ka. Iyan ay napakakakaiba." Pagkatapos, ang matandang nakaitim na nakakunot ang kanyang mga kilay na sumimangot. Ang dalawang dakilang master ng Immortal Transforming Realm ay tumahimik at nawala sa pag-iisip habang pareho silang nag-iisip. Tinusubukang mahanap ang sagot sa tanong kung paano natawid ni Dustin ang magkaibang mundo. Sa kabilang banda, bumalik si Dustin sa East Mainland ng Divine Continent pagkatapos ng dalawang araw. Pagdating na pagdating niya, nagulat siya, si Anderson. Kasama ang pinuno ng Blue Dragon School at dalawa pang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm ay dumating sa East Mainland. Hindi katakataka na ang pangunahing layunin ng kanilang presensya dito sa East Mainland ay upang bantayan at protektahan ang Space Channel patungo sa Prime Martial World. Sa Black Wind Beast World, mayroon na ngayong 5 dakilang master sa Immortal Transforming Realm sa kabuuan na nagbabantay dito. Alam na alam ni na Elder Anderson at Dean Sandro, ang pinuno ng Blue Dragon School, ang kahalagahan ng pagbabantay sa pagbubukas ng space barrier sa Prime Martial World. Iyon ang dahilan kung bakit nila ginawa ang kanilang paraan upang makahanap ng ilang lubos na mapagkakatiwala ang mahusay na mga master sa Immortal Transforming Realm upang bantayan at pangalagaan ang lugar. Siyempre, ginawa ang mga talakayan at negosasyon bago sila pumayag na pumunta sa East Mainland upang protektahan ang Prime Martial World mula sa pagsalakay ng mga dayuhan. Dahil doon, ang kaligtasan ng Prime Martial World ay hindi na lamang ang pag-aalala ng Flame Holy Land. At labis na nasisiyahan at gumaan ang loob ni Dustin sa pag-iisip na iyon. Bukod pa rito, isang mapalad na bagay na magkaroon ng mas mahusay na mga master sa Immortal Transforming Realm. Na handang ipagsapalaran ang kanilang sarili para lamang maprotektahan ang kaligtasan ng Prime Martial World. Lumipas ang isang araw, at hindi nagtagal,
Maraming makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ang nakatanggap ng memorandum. Malapit na ang Protector Competition. At gaganapin ito sa Vermilion World ng Walong Langit. Dahil sa abiso, agad na kumalat ang salita na parang apoy. At hindi nagtagal ay nagsimulang magsalita ang lahat ng mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm ng buong Immortal End World tungkol dito. Ilang taon nang pinlano ni Elder Kevin ang Protector Competition na ito. At sa wakas, magsisimula na ang Protector Competition. Ayon kay Elder Kevin, ang Protector Competition na ito ay may kinalaman sa kapalaran ng buong Immortal End World. At ang pagsasabi na ito ay may malaking kahalagahan ay isang maliit na pahayag. Gayunpaman, karamihan sa mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay hindi alam ang tungkol sa Protector Competition na ito at hindi kumbinsido dahil iniisip nila kung paano ito makakaapekto sa kinabukasan ng buong Immortal End World. At muli, gusto ni Elder Kevin na maging misteryoso ito hanggang sa oras ng palabas. Kaya ang tunay na dahilan ay alam niya lamang at kakaunting bilang ng mga taong kasama sa plano. Bukod pa rito, si Elder Kevin ay talagang isang sirang immortal na nagmula noong sinaunang panahon. Nabalitaan na siya ay naging isang kilalang master sa Immortal King Realm noong panahon niya noong sinaunang panahon. Bukod dito, marami siyang napatay na malalakas na magsasaka mula sa ibang mga rehiyon at malaki ang naiambag niya sa pakikipaglaban sa hukbo ng mga sumasalakay na puwersa. Dahil doon, siya ay malubhang nasugatan at halos mamatay sa mga sugat ng digmaan. At maging ang kanyang cultivation base ay lubhang napinsala. Kahit noon hanggang ngayon, nabubuhay pa rin siya. At sa gayon, siya ay isang sirang immortal. Para sabihin ang malinaw, tumataas ang status ni Elder Kevin sa Immortal End World. Walang nag-alinlangan sa kanyang sinabi at si Elder Kevin mismo. Tungkol sa Protector Competition, minsan niyang binanggit na kung ang kompetisyon ay magpapatuloy ng maayos at gaya ng plano. Ang mga batas ng langit at lupa sa Immortal End World ay magbabago ng malaking halaga. Hindi lang iyon, baka may pagkakataon din na muling bumangon ang isang immortal. Ang mga salitang iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ang lahat ng makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay magkaroon ng buo at mataas na mga inaasahan para sa Protector Competition. Dustin, ikaw din. Sumama ka sa akin sa Vermilion World. Tinahintulutan ni Elder Anderson si Dustin. Maraming salamat Ginoo. Sabi ni Dustin na nanlalaki ang mata na puno ng tuwa at excitement. Dahil doon, agad na isinama ni Elder Anderson si Dustin sa Vermilion World. Ang natitirang mga dakilang master sa Immortal Transforming Realm ay pinanood silang umalis at binati sila ng maayos dahil kailangan nilang manatili sa East Mainland upang bantayan ang Prime Martial World. Protector Competition, ungol ni Dustin. Halatang inaasahan ang sarili niyang labanan. Tina Anderson at Dustin ay lumipad sa iba't ibang mundo sa daan. Isang araw lang ang inabot nila para marating ang Vermilion World. Ang Vermilion World ay isa sa walong langit ng Immortal End World. At ito ang pinakamakapangyarihan sa walong langit. Sa gitna nito ay isang matayog na bulubundukin. Na walang kapantay na napakalaking at malawak. Makalipas ang halos isang oras, dumating ang dalawa sa Vermilion World at nakita mismo sa malayo ang kasumpa-sumpa at kakaibang bulubundukin. Tingnan mo, ito ay ang Dust Mountain. Napasigaw si Anderson sa pagkamangha nang makita ang matayog na bundok. Talaga, natigilan din si Dustin. Mabilis na sumulyap sa direksyon na itinuro ni Anderson. Nagtataka siya kung ano ang kakaiba sa bundok na ito na maaaring makagulat ng isang mahusay na master sa Immortal Transforming Realm. Ang bulubundukin ay tinatawag na Dust Mountain. Dito gaganapin ang Protector Competition. Bukod doon, mayroon din itong kakaibang kasaysayan. Noong unang panahon, ang Immortal End World ay isang nagkakaisang kontinente. At ang sentro nito ay ang Dust Bundok. Masasabi mong ang bundok na ito ang ugat ng lupa ng Immortal End World. Sa ilang lawak, ang ugat ng lupa ay ang esensya ng isang buong kontinente na nakakaapekto sa pag-unlad at kaunlaran ng huli. Noon, maraming mandirigma ang piniling pumunta sa Dust Mountain at sinubukang makapasok sa Immortal Realm.
Tinasabi na ang malakas na walang kamatayang enerhiya ay naninirahan sa bundok na iyon. At ang walang kamatayang enerhiya ay ginagawang mas madali para sa mga tao na makalusot sa Immortal Realm. Sabi ni Anderson, nakakabighani ang kanyang boses habang isinasalaysay ang kasaysayan ng bundok. Ang ugat ng lupa. Napatingin si Dustin sa maliwanag at kahanga-hangang bundok, na kung saan ay higit sa 100,000 talampakan ang taas. Ang walang kamatayang enerhiya ay napakalaki na maaari itong maramdaman mula sa isang malayong distansya. Ang bundok ay parang santuwaryo ng isang makapangyarihang Diyos. Kinuha ni Anderson si Dustin at lumipad patungo sa Dust Mountain. Pareho silang nakayati help but feel a tingle of excitement habang papalapit sila dito. Makalipas ang 2 oras, tinakpin ng kabuuan ng Dust Mountain ang paningin ni Dustin. Ang isang tao na tumuntong sa bundok na ito ay parang isang maliit na butil ng alikabok sa isang malawak na desyerto, napakaliit kung ihahambing. Wow! This can't be real. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking bundok. Para itong halimaw na nag-e-exist sa bilyon-bilyong taon. Bulalas ni Dustin sa sobrang galit. Marahil, noong sinaunang panahon, ang Dust Mountain ang pundasyon ng buong Immortal End World. Nakahanga-hangang paraan nito. Masasabi na ng isa kung gaano nakakatakot at nakakahimok ang Sierra. Tumingin-tingin si Dustin sa paligid at nakakita ng ilang palasyo. Na lahat ay mukhang antigo at mayamang inukit na may bakod. Ang lahat ng mga kalahok ng Protector Competition ay dumaong sa isang malaking parisukat sa bundok. Tina Anderson at Dustin ay dumaong din sa kanila. Ang isang malaking bilang ng mga receptionist na namamahala sa mga kalahok ay naghihintay sa plaza. Sa wakas, tina Dustin at Anderson ay inilagay sa isang marangyang tirahan. Napakaganda ng Dust Mountain. Gulat na bulalas ni Dustin. Ang nakapaligid na hangin ay napuno ng walang kamatayang enerhiya. Ang walang kamatayang enerhiya ay ang quintessence ng langit at lupa. Ito ay higit na nakahihigit sa ordinaryong espiritual na enerhiya. Bukod dito, ang kalidad nito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ay 10,000 beses. O kahit na daan-daang milyong beses na mas mahusay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga immortal ay nagmamay-ari at nangingibabaw sa superhuman na kapangyarihan. Tiyak na maraming magagaling na master sa Immortal Transforming Realm na pumupunta rito para sa cultivation. Ang lugar na ito ay talagang mayaman sa walang kamatayang enerhiya. Biglang sumagi sa isip si Dustin na ikinabigla niya. Naniniwala siya na maraming makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ang determinadong ipaglaban ito. Ang Dust Mountain ay tinataka ng isang malalim na hanay noong sinaunang panahon. Sa pangkalahatan, ito ay nakatago sa kawalan. At walang makakahanap nito. Kahit na ang mga cultivator sa Immortal Transforming Realm ay hindi makapasok dito. Isang immortal lang ang makakapagbukas ng array at maipakita ang Dust Mountain sa real space. Sa tingin ko, pinalabas ni Master Kevin ang Dust Mountain sa pagkakataong ito dahil sa Protector Competition. Sabi ni Anderson, talaga, I can't believe it. Curious na tanong ni Dustin. Mukhang ang Dust Mountain ay talagang isang kahanga-hangang bundok. Tahimik niyang naisip na may pagtataka. Well, gagamitin kong mabuti ang oras na ito para linangin at sumipsip ng walang kamatayang enerhiya. Ng Dust Mountain. It's a rare opportunity after all. Sabi ni Anderson kay Dustin. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang sulok at nagsimulang magnilay na naka-cross legs. Tila, kahit si Master Anderson ay lubos na nag-isip ng walang kamatayang enerhiya ng Dust Mountain. Nang mapansin ito, nakahanap din si Dustin ng isang tahimik na lugar at naupo na naka-cross legs. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay ng kanyang Golden Sun Scripture. Maya-maya, bumalot sa katawan ni Dustin ang walang kamatayang enerhiya mula sa hangin sa paligid. Wow! Pambihira talaga ang walang kamatayang enerhiyang ito. Naramdaman ang walang kamatayang enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan. Si Dustin ay tinulad na parang nasa celestial na posisyon. Ang kanyang buong katawan, laman, energy meridian, at vital energy ay tila sumasailalim sa isang tiyak na pagbabago.
Muling napabuti ang kalidad ng vital energy sa kanyang katawan. Napakalaking tagumpay sa napakaikling panahon. Makalipas ang kalahating araw, lahat ng kalahok ay inabisuhan na magtipon sa lugar ng kompetisyon. Natapos ang pagmumuni-muni ni Dustin at agad na tumuloy sa nasabing lugar. Tutuktok ng bundok ay nakatayo ang isang malawak na hugis lotes na arena. Ang maliwanag na sikat ng araw at malarosas na mga ulap ay nakapalibot sa lotus platform. Na nagmistulang kahanga-hangang parang arena ng langit. Na puno ng kawen ng mga manunood ang arena. At lahat sila ay tuwang-tuwa nang masaksihan ang kaganapan. Kapaglipas ng mga minuto, parami ng parami ang mga taong pumasok sa arena at umupo sa auditorium sa paligid ng lotus platform. Samantala, nakahanap sina Anderson at Dustin ng isang tahimik na sulok sa arena at umupo. Lamingga-lingga si Dustin at nakita niyang dumami ang mga tao sa maayos na paraan. Marami sa mga cultivator ay bata pa tulad ni Dustin, na nakarating sa Major Perfection Realm. Malinaw, ang mga kabataang ito ay narito lahat upang lumahok sa Protector Competition. Bukod dito, marami pang ibang tao ang kasama ng mga kabataang iyon. Kaso ni Dustin, si Anderson lang ang sumama sa kanya. Ngunit ang ilan sa mga batang kakompetensya ay dinaluhan ng isang grupo ng mga tao na nakatayo sa tabi nila. Kabilang ang mga matatanda, kapareha, kaibigan, at kamag-anak, dapat pumunta sila dito para pasayahin sila. Kasabay nito, maraming makapangyarihang dakilang master sa Immortal Transforming Realm ang dumating. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanila ang nagbigay ng malaking atensyon sa Protector Competition na ito. Kaya, sa kabuuan, ang buong Dust Mountain ay napapaligiran ng napakaraming tao. Mayroong hindi bababa sa 100,000 tao ang naroroon. Nalabis na ikinagulat ni Dustin. Siyempre, lahat sila ay interesadong masaksihan ang isa sa mga pinakahihintay na patimpalak. Si Dustin na medyo overwhelmed ay tumitig sa mga tao saglit at saka umiwas ng tingin. Bagamat ang lugar ay lubos na masikip, ang venue ay nasa maayos na paraan. Ang mga tao ay nakatayo malapit sa auditorium nang walang anumang kaguluhan. Sila ay mula sa Wang Clan. Biglang napalingon si Dustin para makita ang mga taong pumapasok sa arena. Ang pinuno ng mga taong ito ay walang iba kundi si Grandmaster Pinelo. Napakaliit na mundo. Bahagyang napangiti si Dustin. Nagtama ang mga mata ng pangalawang Dustin at Grandmaster Pinelo. Ang huli ay mabilis na nag-flash sa dating ng isang mahigpit na titig. Sa sandaling iyon, naramdaman ang tensyon sa magkabilang panig.